Hello. I am live again. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Saan man kayo sulok ng mundo naroon, mga kapatid? Nandito naman ang iyong lingkod na si Test FLM Canada 88 ng Canada alias Super Tekla. What's up, madlang people? It's Sunday. Happy Blessed Sunday, mga kapatid. Sunday. Ngayon, kaya tayo ay nandito na naman. Galing kagagaling lang sa trabaho, mga kapatid. Oh, si Tikla ay very busy. At ako'y magluluto pa ng pagkain ko. Tortang talong ang ating ulam, mga kapatid. O diba? What can I do? Sandali lang, maglapag tayo ng ano, kung sino yung aakyat, mga kapatid. Baka mamaya aakyat si ano naman, si White Flower. Oh, diba, mga kapatid? Tayo po ay magluluto ng ulam na tortang talong, mga kapatid. So, ito po yung pangkat. Ang ulam po natin ang tortang talong. Nag-iihaw po tayo, mga kapatid. And then, lagyan natin ng itlog. Kumusta? Mga magandang people yan. Kumusta? Mga kapatid, tayo po ay, ang ulam natin ay talong. Dahil tayo po daw ay hampas lupa. Isang papa. O diba? What can I do? My love is nothing but you. 2 million in the house. Bakit ayaw mong magkukumera? Nandiyan pa lang. Ayaw mong magkukumera. Ako'y ano, magluluto ng ano, ng ulam kong talong. So ngayon, ang gagawin ko ay mag-ayos ko ng talong na ulam ko. Tapos, ito, i-preprate ko siya ng yan ko na soy. Natin yung itlog, mga kapatid. Matapos ko ng isang itlog para pang ano natin. O diba? Ang sarap ng talong na torta, mga kapatid. So, ito po.
iluluto natin sa stirrer gamit. Yung ating tortang talong, mga kapatid. Ngayon, naano na natin? Yung tortang talong ang aking ulam, mga kapatid. Tortang talong, at ako'y magkakamayang blues. Magkakamayang blues tayo. Kumusta, kumusta, mga kapatid? Ito, magtitimpla muna ako ng kape. Tamsakdan, house. Hi, sis. Halika, kain tayo. Niluto ko na ngayon yung ano, yung torta. Eh, may ulam pa dyan, kaso ayaw ko. Ayaw ko, gusto ko yung ano. Yung torta, ang talong. Tortang talong, sister. Tamsakdan, sabi ni Kuya, ano, shout out sa inyong lahat. Kuya Pags, 747, Ate Janet, Sis Lovely J, and Sis Chris Weber Black, shout out. Have a blessed Sunday sa inyong lahat. Ito po, kagagaling lang po natin sa trabaho, mga kapatid. Oh, diba? 4 million in the house. Apat nga kayo dyan. Tamang-tama. Apat kayo talaga. 4 million in the house. Oh, diba? Ako'y ano, magluluto ng tortang talong. Mga ate. Ito po yung ano natin. Ulam po natin ngayon. Ito yung ulam natin. Ang tortang talong. Ito po. Tapos, ayaw ko ng karne kasi karne pa yung meron. Eto, ako, eto, si Tekla, magtitina pa. Ano ba yung title natin? Sandali. Yung title po natin ay Andali lang, okay. Saan yung aking eyeglass test? Ayan. 4 million in the house. So, ito po yung test Fernandez na lang. Buti, ano ba? Anong pinagsasabi? Buti ka mo. Ah, yung sarili ko pala yun. So, you have new friends. Suggestion. Wow. Mga, ang daming, ano, daming mga nag-pre-friend request sa akin ng, ano, sino yung pakinggan ko, sis? Sino yung pakinggan ko? Ha? Sino yung pakinggan ko? Dali lang, ha? Breaking news. Faceless role. Reminder. Casting the first stone, who are we to judge? Doc Francis Leo. Wow, breaking news. Kailan yan? 11:15 p.m. So,
Notify 17. Bukas. Ano nang pitsa ngayon? Mga kapatid. Preface Restro. Doc, Doc Francis Leo Marcos, sino ba tayo para husgan ang ating kapwa? Oo nga. O di ba, mga kapatid? Kaya nga sabi ko nga po, no, naka-live siya. Sinong naka-live? Banger. Ah, okay. Naka-live sa, sandali ah. Anuin ko yung Bluetooth ko, sister. Para hindi marinig dito. Sa, ano? Anuin ko yung Bluetooth. Bluetooth natin. Connected. So, i-ano natin yan. Naririnig ako, sister. So, punta tayo dito, mga kapatid, sa sinasabi ni Lovely J. Live. Si Jaja Cup naka-live. Nagtatago si Budol sa isang channel. Nagsisimba daw. Wow. Ito. Ang sabi niya rito, porkit pang ganito ang Wow, ako talaga. Oh, ako mahina ng bentahan. Hindi naman po pwedeng ano, dapat sa lasa. Wow, sa lasa dapat ang pagbabasihan ng pagbebenta ng tinapay. Hindi sa mukha. Hindi sa mukha na nagbebenta. Mali naman yung sinabi niya rito eh. Kaya wala naman na saan yung justice. Mali naman na saan yung justice. Ha? Uy, nasukir ka talaga. Ako na naman ang topic mo. Ako na naman yung topic mo. Unggoy ka talaga. Unggoy. O tignan mo nga yung ano mo dyan. Ah, unggoy. hindi ka makamove on, no. Hindi ka makamove on sa akin, no. Kitang-kita niya naman yung buka ng bibig, eh. Talaga. Pulustingan natin. Asan daw yung justice doon? Asan yung justice? Ayan, no? Ayan yung pangyawi na yung bibig niya. Asan yung justice? Sabi niya. Hindi ka makakawala, Tekla, rito. Boses mo to, eh. Bakit? Ewan ko bakit itinranslate mo sa ano eh, sa pagkasalitang unggoy. Kasi makakabang unggoy. Nasaan yung justice? Sabi mo rito. Sino kaya ang unggoy sa ating dalawa? Nasukin. Ganito ang mag-vlog, Tekla. Hindi yung may plineplex na ano, sinasabi mo na ano. Alam mo, yung ginagawa mo dyan, walang substance. Walang substance ang mga sinasabi mo. Walang substance na suker. Yung sinasabi mo dyan. O, tignan mo nga. Wait. Wow. Wow. O, tignan mo. Ikaw nga ang nagsasalita ng unggoy dyan eh. Yung boses mo. O, tignan mo. Ay, naku, Diyos ko. Nasuker ka. Eh, tignan mo, naiintindihan mo yung salita ng unggoy. Eh, samantala ako, hindi ko naiintindihan. Kain na tayo, mga kapatid. Hindi yung kinakantsawan yung total. Eh, talaga. Ayun, malinaw. Naiintindihan na namin, Tekla. Pero pa na yung ano, ha? Natawa si Kao. Kasi ikaw, talagang wala ka sa akin dahil gunggong ka talaga, gunggong. Bigyan yung pera ni Ate Lidia. Bigyan mo muna siya. Ay, nako, Diyos ko. Bakit ko'y bibigay? Bakit ako bang, ano? Sinabi ko lang yon dahil sa ano nyo. Ako, ibibigay ko na lang. Ito, ha. Ito, nasuker. Ito, nasuker. Diba? Ang sinabi, yung pinagbintahan
ng painting ay para sa mga bilanggo. Oy, Ate Lydia Sebeyo. Ah, use your common sense, Ate Lydia. Yung problema yan sa inyo, magpapasikat kayo ni Canning Girl. Wow, hindi kami nagpapasikat dahil kami, tumutulong kami at papa, hindi kami ang magpapatulong. Magpapasikat. Ay, nako. Pa! Oh, kayo, kasi kayo, kasi kayo hindi kayo sikat, kasi kami sikat kami sa bayan namin. Sikat kami sa baryo namin, hindi katulad mo. Bayaran mo. Sumeldo ka, ibig sabihin. Ay, talaga. Ay, nako. Wag na. Mag-iit kasi nasabi mo. Ay, nako. Ay, talaga to. Ay, ikaw ang hayop. Ay, kawawa naman. Sabi ko nga, babayaran ko. Pero yung ganyan yung ginagawa mo, talagang nag-take advantage kayo at kayo ang mga mukhang pera. Ha? Honestly speaking, Ate Lydia, kayo lang, yung ano mo, yung sarili mo, yung isip mo, hindi mo iniisip yung ginawa mo talaga. Ay, naku, Diyos ko. Nasukir. Kasi naman. Hindi ka uubra sa akin kasi lastog ka. Dahil totoo. Wow, oy. Anong mahina na sinasabi mo? Kita ko ng pera rito. Loko. Ay, naku, hindi kita katulad. Kahit magpapakita ka ng pera mo. Yung pinapakita mo na pera mo ay peke. Sinabi ni Karoba na binili mo lang in-order mo sa Amazon. Dahil nakita yung totoo na fake. Ay, nako, hanggang salita ka lang, ikaw ang muwi. Kayo ang unang-unang naghamon noon-noon pa. Nung na-chupi-chupi na kayo kung ano ang ginagawa ninyo. Ah, na nagkukulit kayo ng mga resibo ng mga tao para i-ano nyo. Ay, nako, ikaw. Tayong dalawa lang magtutuos. Tayong dalawa lang. Ay, nasukir, asukir. Tignan mo. Asukir. Asukir. Asukir ka talaga. Wala. Asukir ka. Para po sa inyo. Hindi ka uubra sa akin. Ay, nako, yung pagmumukha mo, tignan mo, magang-magana kasi naiyak ka. Ay, you are, ano, inutil, nasukir. Kasi hindi ka uubra dahil totoo yung sinasabi ko. Kasi pinagtatawanan ka na lang yan. I'm not ashamed na sugar, kahit ano pang sabihin mo, kung ano yung trabaho ko, dahil ako ay hindi ako katulad mo, na nagmamayabang ka, nagmamalinis ka, na may tumawag na on-call, sinabi mo pa, na parang busing ka, hindi ka naman busing. Eh, what are you? You shut up the machine. Bastos mo, no? Kasi nga, uncall ko nga doon, di ba? Dapat nagpakitang gilas ka, pero nagmamayabang ka, pinakita mo lang yung totoong pagkatao mo na mayabang ka. Kasi ang meron lang ikaw ay yabang. Naku, kahit kanta ka ng kanta dyan, wala ka sa boses ko din. Ay, nasukir. Di kita uurungan. Mukha mo unggoy, oh. Tignan mo. Unggoy ka talaga. O, diba? Unggoy. Hanggang ano ka lang. Hanggang salita ka lang. Ito ang ano ko, ah. Oh, ito. Sabihin mo dyan sa principal, ah, sponsor ninyo doon sa APRA, gagawin ang mega-mega humanitarian na sinasabi mo, gunggong. Gungka, talaga. Nyabang-nyabang mo. Di ba nangangailangan ng mga tulong doon? Wala kang ang initiative eagerness na tulungan yung mga kababayan mo? Gungka. O, di ba? Ay, naku. Gunggong ka talaga, nasukir. Dahil alam mo, ha? Ako lagi ang inaano mo dyan. Mga kapatid, nakalive. Gunggong ka. Ang sarap ng ano, talong. Talong yung ulam ko, mga kapatid.
Sige lang. Uy, plastika. Ano ka pa? Mag-send ka pa ng mag-send. Diyan sa kanya. Ng mga video. Dahil yan ay totoong sinungaling yan. Totoong sinungaling. O diba? Mga kapatid. Sinungaling yan eh. Iakyat ko ngayong isa kong ano. Itong ano ko. Isa kong cellphone. Ano pa din? O diba? Di ako makaakyat. May ano. Ay, itong pala. Itong isang. Na cellphone ko pala. Ang gagamitin ko. Mga kapatid. Kung gumpi. Tingnan nga natin. Ah, ito. Hayop eh. Di bali ng peke raw. Blablag ako ng Merkoles ng gabi dyan. Dali lang ha. Punta ako sa ano po. At i-upset ko itong isa. Mga kapatid. I-upset ko ang aking sarili. Diyan. Mga kapatid. Ay, bakit ayaw? Diyan. Na ano tuloy? Mga kapatid. Dali ah. Continue. And then, yan. Ayun. Dali ah. Continue. Nag-iiting eko. Eko. Sandali ah. Sandali ah. Sandali ah. Sandali ah. Eh, bakit na sa? Super tech lang. Super tech. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Bakit? Remove. Bakit? Remove. Bakit? Bakit naka-remove? Ads po siya. Ads po siya. Ads po siya. Ah, diba? Mga kapatid, bakit na-in ko?
Yung inano natin. Shout out sa lahat, sabi ni, naririnig ako ate. Nag-ano eh. Ito yung ano natin. Kasi hahatahimik ba talaga ang mundo? Ang alam ko naalarma sana yan eh. Sila kaya nag-ing ano, ang yung title. Ang title ay sila kaya nag-iingay na basta may masabi. Yun po yung ano natin. Yung title ko natin. Nag-i-echo? Nag-i-echo ba? Ha? Ate? Sis Juicy, shout out sa inyong lahat yan. Pasensya na. Kasi trinatry ko yung isa kong cellphone na i-active. Jingbali, shout out. Kain po tayo, kumakain ako eh. Ang ulam ko ay ano, tortang talong. Ito po yung ano, ulam ng isang ano, hampas lupa. Dahil mahirap naman talaga ako eh. Mga kapatid, hindi po ako mayaman. Ako ay isang hampas lupa. At ang alam ko na hampas lupa, mga kapatid, ay wala nang makakain pa at hindi na kumakain araw-araw. Yun po ang alam kong hampas lupa. O diba? Eh, mayroon pa naman akong nakakain. Sadyang mga ano lang mga tao. Ako, no? Yun sabi ko sa inyo. Napunta ko dito sa FLM family para makatulong. At hindi po ako namimirwisyo o naninira ng tao. Katulad itong mga ito. White flower, bubuka, kawangis mo, George Gunggung. Bakit nandyan ba siya? Baka siya yung nagko-comment na naka-hide. Kasi ano, nagko-comment na naka-hide, mga kapatid. Kasi nag-live si Nasuker. Alam mo, Nasuker, kahit anong gawin mo na paninira sa akin, hindi na tatalab sa akin yan eh. Hindi na ano. Kasi nang aasar ka na lang talaga. Kasi wala ka ng ibang masabi sa akin. Kundi yung sasabihin mo na lang na yung pagluluto ko ng tinapa ay hindi masarap kasi yung pagmumukha ko. Eh, yung mukha mo nga eh, ikaw ang mukhang unggoy. Tapos may pinaparinig ka dyan na huni ng mga unggoy o oh, diba? Kasi ikaw yung unggoy mula noon nung sinabihan mo ako na unggoy. Ikaw yung unggoy. Tapos sinabi mo pa na nahanap mo yung kakambal ko at nakausap mo. O di, ikaw ang unggoy. Eh, ako nga, hindi nga ako marunong magsalita ng unggoy. Samantala, yung salita ng mga unggoy, naiintindihan mo. Kasi wala ka nang magawa. Pati yung mga salita ng mga inchik. Alam mo, pag pina...
kung ikaw ay ano yun, pinarinig mo yon at sinasabi mo na ano, ha? Tapos iba-iba yung trina-translate mo doon, gunggung ka talaga. Nigalap shout out yung nga, mag-record ka tanga. Oo, record ng record. Ha? Jing Baliw, disclaimer lang ha, binabasa ko lang yung sinasabi ni Jing Baliw dito, na pangalan niya ay Jing Baliw. May record daw siya, scene ng scene. Eh, hindi naman pinaparinig ni Nasuker yung gusto lang niyang iparinig yung ano. O, diba? Naku. Naku, Jing Baliw. Kung makita mo ang mga pagmumukha sila, sila ang mga mukhang unggoy. Pakita ko ha. Pakita ko. Tignan mo ha kung sino yung mga mukhang unggoy. Pakita ko. Sila yung mga mukhang unggoy eh. Sandali ha. Pakita ko nga. Picture ko, picture namin to eh. Nakasama ako. Eh, ako yung pinagsasabihan nila ng unggoy. Pinagtatawanan ako. Wow, talaga. Saan na ba yun? Sandali lang ah. Ipakita ko lang yung ano. Yung mga pamilya ng mga unggoy, mga totoong mga unggoy. Mga kapatid. May nagpasa sa akin eh kasi ipinost ko sa FB ko yun noon eh nung nagkita kami. No? Ito, nagkita kami ni Bungal. Pumunta ako sa bahay, ni, sa apartment po nila. Dahil iinghihina po ako, kaya napaakyat ako sa bahay nila. Tignan nyo ang mga tunay na mukhang unggoy, mga kapatid. Diba? Ito, ito, sino yung mga mukhang unggoy? Diba? Oy, Bungal, ito yung mga picture mo. Daw, mga pamilya mo. Ha? Pagtawanan nyo pa ako, sino kaya ang mga mukhang unggoy sa atin? Diba? Ayan o. Kita mo? Yan. Ano, diba? Diba? Yan yung pamilya mo, Bungal, Master Rex. Yan, yan. Nagkita tayo. Yung sinasabi mo na sinasabihan mo ako na mas maniniwala ako sa mga hindi ko nakita kaysa ikaw. Eh, mga sinungaling naman, mga anong pinagsasabi mo eh. Ha? Unggoy ka. Diba? Nakita nyo naman. Hello everyone. Super Tikla. Lots of love to all. Same to you, ate. Ako ang pagsasabihin nyo na mukhang unggoy. Puntahan nila ako dito. Alam ng asawa niya kung saan ang ano, ang mga bahay ng mga ate ko. Kasi nung pinapapunta ko dito sa apartment ko, ayaw niya. Kaya doon sama nung nanguha ng gulay, nung bumili ng gulay. Doon. Mga anong mga to eh. Ako pa ang ano? Bungal. Porket may ano ka dito. Kahit hindi ka kanila kailangan. No? Baka yung kapatid mo ang nag-sponsor at kayang-kaya ng kapatid mo yung mag-ano dito, pumunta dito. Ingas ka. O bakit hindi sa dito sa Toronto siya ano?
nag-aral, pumunta pa sa ibang ano lugar. Pusong unggoy matching. Pamilyang hindi mapagkakatiwalaan. Oh. Oh, 'di ba? Ang ano nila, alam mo, hindi ko ano no. Dahil yan, naging totoo akong tao siya. Ah, naging totoong tao ako sa kanya, sa kanila. Biro mo, bigla na lang niya ako winalwal noon. Dahil in-example niya ako, oh, kagaya kay Ate Tess, na ganito, na si Unano, na sinasabihan niya na ano, na nagpipinggir siya, o oh, saan ka pa? Hmm. Hoy, Master Rex, laki mata, puntahan mo te klase Glinton kung talagang matapang kayo, mga sunga. Oo, oh, nandito lang naman ako ah. Sa Glinton, alam nila yung lugar ko. E, di ba sinasabi ni Bungal sa kanyang live streaming na, hindi mo ba alam, tanga, na isa akong naglinis dyan sa bandarin nyo dyan? O ano yung ibig niyang sabihin na naglinis? Ha? Ah? Di inaano lang niya yung pagkatao niya na talagang naging addict siya. Gumamit siya ng pinagbabawal na gamot. Sunga-sunga. Hmm. Bakit alam ko ba yon? Buti nga nakalabas pa ng kulungan yan eh. Hmm. Dunggong ka eh. Alam ko, may alam ba ako? Nung nakita ka nga ng pinakilala nga kita na kamag-anak mo pala si ganito, sabi, ikaw pa nga nagsabi na we have a common friend, relatives. Si Bungal, si Kaaruba, pinagtatawanan daw ako dun sa live streaming ni Asuker na Suker, na unggoy ako. Hindi ni bale eh matalinong matching. Ang matalinong matching na pilit nilang niyuyurakan. O di ba? Vincent, Bungal, ikaw na pumunta. Ako mismo haharap sa iyo, tutukan ko ulo mo. Hindi niya alam ang lugar ko. Ang nakakaalam lang yung asawa niya, si ano, si Master Rex. Si Dang. Mga kapatid, nung namitas ng mga gulay, pinakain ko pa ng pansit. Ninog ko doon sa mga bahay ng ate ko. Kasi pinapupunta ko dito sa apartment namin. Ayaw niya. So, anong magagawa ko? Buti na lang, hindi siya nakapunta. Tekla, alam nila pero takot sa CCTV. Naku, noon nga nung sinabi ko na ibabalik ko yung pera na pinapalandakan niya na tumulong siya. Pinadaan naman sa akin at ako nga muna mismo ang nag-abuno doon sa sinasabi niya. Ganun na naman ang ginawa niya kina Sis Odette at kay Sis Janice P na pinapalandakan niya. Did na tumulong siya at nag-donate siya. Sinabihan din niya sila Sis Odette na aabunuhan muna kasi hintayin niya yung sahod niya sa YouTube. O, di ba? Oy, unggoy kayo. Oy, nasukir. Kasi sinabi ko lang kung hanggang saan yung ano ninyo eh. Alam ko na ganun ang sasabihin yun. Kaya ko nasabi yun na babayaran ko na lang. Sabi ko. Pero hindi ko sinabi na yan pala ang problema. Hindi ganun ang pagkasabi ko. Gonggong. So you think? Leia Sebeo deserve to take that amount that I said to pay
No. Bakit? Ha? Sandali lang ah, mga kapatid. May sasagutin lang ako. Importanteng tawag. Hello, tikla, alam nila pero takot sila. Pasensya na po ha, may tawag kasi. Saka, kahit puntaan nila ako dito, hindi ako natatakot. Diyos ko, wala akong kasalanan, no? Wala akong nilabag at mga pinagsasabi nila. Ako, Diyos ko. I'm not afraid. Napasabak na naman ako sa kinakain ko, guys. Dami na naman ako nakain. Kasi ang sarap ng ulam ko, mga kapatid. Ang ulam ng hampas lupa na si Tikla ay ang tortang talong. Tortang talong na nilagyan ko ng ano, ng itlog, mga kapatid. Kasi wala na akong pambili. Kaya ganito na lang po ang aking ulam, mga kapatid. O diba? Alam nyo, itong mga taong ito, kasi noon pa narinig ko yung si Plastika. Ay nako, ang talagang ano, babanat kay Kulaong, sabi niya. Ay bukod pa sa mga 14 vloggers, yung mga OTW daw, yung mga Talino Warriors. TW Talino Warriors. Ha? Sabi niya, yun daw ang mga ano, babalik na mag-ano kay Apple FLM. Oy, Plastika, sausawera ka. Oh, umakyat ka ba ngayon kay ano? Kay Nasuker, hindi 'di ba? Hindi ka na makaakyat, no. Hindi ka na makyan. Ano sabi niya? Vincent Bungal, bunutin ko buhok mo sa kilikili. Tapos ipakain ko kay Dang kung makita kita dito sa Eglinton, Gunggung, Balasubas kayo. Sige, ipakain mo. Ha, Jing Baliw. Kain mo. O diba? Mga ano yan eh. Wala silang magawa. Eh, alam mo, nagkita na naman kami nung Linggo, Linggo ba yun? Saturday. Nagkita na naman kami ng pinsan mong buo. Bungal, tinatanong kang sa akin. Ewan ko, nandoon, nakikipagwalwalan at nasama, napasama sa mga taong, ano, sabi ko, napapailing na lang. Kasi nagkantahan kami. Kasi kagagaling lang nila sa Pilipinas, kababalik lang nila dito sa Canada. Diba, hindi kayo nakikita dahil sa ginawa mo, nakalukuhan. O diba? How many years? So, parang parehas lang tayo. 2008 tayo na, ano eh, halos magkasabay tayo, buwan lang ang pagitan natin, Bungal. O diba? Ah. Dahil nalulungka. Nung inano ka ng mga, ano, ay doon ka, tumakbo sa pinsan mo. Ha? Yung mga pamangkin mo ay ang bata-bata pa. Kaya hindi ka pinagbuksan ng pinto. Ha? Naintindihan mo? Gunggong ka, ako nga ninyo dito. Sabi nga ni, buti nga, may trabaho yung asawa niya. Siya lang yung kumakayod.
Oh, sabi ng pinsan mo, gonggong. Tapos anin nyo ako? Ah, lakas-lakas ng loob ninyo. Ang lakas-lakas ng loob mo na mag-ano sa akin. Nung ano nga, hindi nyo ako makuha-kuha. Sinabihan nyo pa ako, punta ka na dito, sasama ka na sa amin. Walang katotohanan dyan. Tapos kung ano-ano yung mga pinapakita mong mga conversation ko, no? Tapos tumawag ka pa. Mm. O diba, si ganito si Yama, tsaka si ano, sir Don, kasama pa siya sa, ano, sa GC ng 14 vloggers. Gunggong. Ito namang nasukir na to. Uy, asukir, wala ka nang pwedeng maiano sa akin. Kundi yung pagtitinda ko ng tinapa, pagkukudkod ko ng kubeta na sinasabi mo. Hindi ako nagkukudkod ng kubeta. Gunggong. Kung kahit na nagkukudkod ako ng kubeta, pinaplas ko lang yung kubeta. At hindi ako humahawak ng tae. Oh, ikaw, kinakain mo yung tae mo. Kasi talong-talo ka na talaga. Talunan ka, iyak ka pa. Tignan mo nga, oh. Imbis na, iba ako eh, sa kagandahan ko, oh, you are. Don't use the word maganda. That is a word for a woman or a lady. Naintindihan mo? Ang gamitin mo na words para sa lalaki ay guwapo. Nga. So you mean you are a gay, right? I am right? Nasukir? Tignan mo yung mga ano mo. Parang ganyan, mahal ko kayo. Yung pag inaano mo yung kamay mo na ganito, yung ginaganito mo, parang babae. Ang galaw mo. O, di ba? Nag-iingay kayo ngayon. Dahil nandoon si Yulin Marcos. O, narinig mo yon. Pinarinig mo pa dyan. O, noon pa kayo dakdak ng dakdak. Ah, tignan mo nga yung profile picture ni Apo. Ah, kasama niya si, ano doon? Ah, si Amy Marcos. O bakit hindi nyo i-report na ginagamit niya at inano niya yung kasama niya siya doon? At bakit di kayo pumunta sa Malacanang? Oh, narinig nyo naman. Sinabi niya na kamag-anak niya sila. Oh, ayun, nasabi na iparinig nyo at puntahan ninyo. At iparinig nyo doon kay Presidente Marcos, Bongbong Marcos, na sinasabi ni ano ni itong Peking Marcos na Francis Leo, sinasabi niya na kamag-anak kayo. Bakit may pinangalanan ba? Si President Bongbong Marcos noon, ay marami yan, sabi lang niya, ah, marami yan mga nagpapanggap na mga kamag-anak daw namin. O, di ba? Ganun lang ang sinabi niya, pero hindi siya nag-name drop. Gunggong. Ha? Sabi niyo, kataas-taasan. Napaka-imposible yung sinabi ni Yulin Marcos na nakamonitor na. Alam niyo yung narinig ko noon, nung narinig ko yon, yung sinabi ni Yulin na nakamonitor na sa kataas-taasan. Wow. Tapos ang sabi niya, nakaano doon, na sumusubaybay ay yung abogado. Weh. ano? O diba? Ha? Mga ungas kayo. Ang galing nyo eh. Oh, nasukir. Once more again. One more. Again and again. I always say this to you. Nasukir. Diba napahiya ka? Diba napahiya ka kamo? At nasaktan ka dahil hindi natupad yung humanitarian na sinasabi ni Apo FLM noon sa'yo. Natuwa nga yung tao noon eh. Kasi sabi, Boss! Baba, pagdating niya sa Zoom. Boss! 160 yan yung SA. 160, boss. Wow, kala ng ni Apo. 160 talaga.
na wala yung, kumbaga hindi kami included doon. Tuwang-tuwa si Apo. O sige na, suki, ang susunod na ano, humanitarian ay sa inyo, sa Abra. Sinabi niya. Pero nung pagkatapos na yung sinabi na yun, umalis na po siya. Hindi na niya clarify. Clarify ko nga eh. Baka yung sinasabi niya eh yung ano namin, sabi ko. No. Eh totoo, alam mo na, Sukir. Totoo itong mga sinasabi ko. Kasi inahanap kayo lagi ni Apo FLM noon, kayong mga taga-Amerika. Ha? Kasi kami lang yung umaatin doon eh. Yung binanggit mong tao na BFF ko. Na sinasabi mo na hindi kami nagre-remit ng obligasyon namin dyan sa ano, sa FFCIUS written, mahiya ka. May record kami kay Janice P. You are not the one, right? Sinasabi mo nga na hindi ikaw ang naghahawak ng pera. And then, sasabihin mo na hindi kami nag-aambag. Ungas ka. Talaga. Hi, Sis Maricel. So ba, shout out. Bangaga mong nagising, sister, ah. Mag-duty ka ba? O, di ba? Kaya tuwang-tuwa noon. O, sabi niya, ayun, yung mga kasamaan mo na taga-Abra, tuwang-tuwa din sila kasi akala nila ipopurso mo yun. Ipupus mo yun. Pero never kang gumawa ng paraan, na doon, kasi wala kang eagerness, kasi ayaw mo ngang gumastos. Gonggong ka talaga. O, diba? Gonggong ka. Ayan yung totoong nangyari po. Na lagi niya, hindi naman ako nagsabi na doon sa amin. Totoo. Kasi hindi naman niya, hindi naman talaga siya ang nagsabi. Pero ganito po ang sinabi ni Apo. Kasi tuwang-tuwa si Apo, pinalandakan kasi niya, ah, boss, 160 kami kaban. Wow, tuwang-tuwa naman si Apo. Yung pala, ha? Pati kami doon, in-include kasi nga si Sis Janice, may record yung mga taong nagbigay sa tumatotal na binibigay ng USA. Kaya doon, clarify ko kung, kasi kaya ko inaano, dahil alam ko na yun ang sinasambit niya noon. Diba? Nasukir, kasi hindi mo pinaliwanag kung saan, kung sino ang mga nagbigay yung sinasabi mong ano, 160. Kaya ka lang na ano, nung pagkasabi mo, wala ka na, hindi ka na bumalik. Doon na lang, walang closure yung pinagsasabi mo. Kasi ayaw mo ngang maanuan. Yan yung totoo. Kaya nga nagpa-remind ako sa iyo eh. Kaya nung nagpa-remind ako sa iyo, dahil sinabi na niya nung nakausap ka niya, wala yung test. Jok-jok-jok lang ni Busyo. Huwag kang ano to. Sabi niya sa akin. Sabi mo sa akin. Diba? Kasi lastog ka nga yung yabang-yabang mo. Kasi akala ng mga tao, napakarami ang mga naitulong mo o naibigay mo o naiambag mo. But the truth is, wala ka pa sa kalingkingan ko ang naitulong ko. Honestly speaking, that's okay. That is the truth. Oo. Hindi nga ako nagsasalita eh. Kaya nga, bida-bidahan sinita-sita ko na talaga. Ayun, pinapalandakan na niya. Huwag kayong mag-alala, guys. Huwag kayong mag-alala. Hindi ganyan si boss. Hindi natin tatalunin. Hindi natin anuin. Tratraydorin. Sabi niya. Kasi nagmamalinis nga. Akala mo, siya yung pinaka-powerful at talagang ano, close na close. Ngayon, pinapalandakan na naman niya. Nga, narinig ko. Na lagi daw nagtatawag si Apo sa kanya, nagkukwento nung naano siya doon sa kulungan. Mga kapatid. Ha?
Oo, wala naman eh. Honestly, tatlong sako lang ang naiambag niya during the humanitarian inventory. Kaya yung pinagmamalaki niya na yung sinasabi niya na 250 may nag-ano doon, nagpadala sa kanya, in-include niya yung sarili niya. Kasi ang inadorma na ano ay 1/8 yung isang sako, mga kapatid, noon. Ha? Kaya sa pulsa akin niya ni yung sinasuker. Wala. Kasi hindi siya nakikimiting, hindi siya nakikisom. That is the truth, hindi siya umaten. Kaya nga itong si Bungal noon, gusto kong umaten siya, pinasaan ko din ng yung mga iba din na pinasaan din siya ng ano ng Zoom noon, mga kapatid. Pero may nagpipigil po sa kanya na umaten sa Zoom. Hindi niya nasabi sa akin kung sino, kasi inaano ko siya eh, kung sino yung nagpipigil sa kanya na aatin sa Zoom noon. So, sa awa ng Diyos, no, mabuti na lang kamo na hindi naka-aten ng Zoom kahit isa itong si, ano, si Bungal. Ha? Alam nyo, hindi yung kaya nalalaman na kung sino yung traidor doon, kung sino yung nagpasa yung mga usapan doon sa loob ng Zoom, pinarinig niya sa kanyang vlog ng patungkol sa ano sa sinasabi ni Apo na kamag-anak niya. Mga gunggong mga to. Kung di ba naman traidor. Ang ano nyo, hindi kayo makaano. You don't use your common sense talaga. Andyan oh, laging naglalabas. Laging nakalive. Alam mo, ang mga ano. Madali lang ano yan, i-trace kung gustuhin ng mga militar. Kung saan siya. Nirelease na nga, tapos ano yun pa, hanapin pa, nakakasubaybay. Sasabihin mo, Yulin Marcos, na sinusubaybayan na yan. Diyos ko naman. Ano siya sabi? Walang bilang si George, siya ay madaldal na amuyong lang, gusto magbida-bidahan humanitarian ng paslupa, patay gutom. Kasi nga, ito, ang totoo, nung inano ko kasi, noon, nahahati na, hindi ko po sinasabi na nasira na ang ano, hindi po ganun. Hindi po yung mga pinagsasabi niya na sinasabi ko na kinakalat ko daw na nasira na ang FFCIUS Eritrean. No, hindi po ganun. Kasi nga, yung grupo po namin ay nahahati. May makabungal at may maka-AMS na noon. Hati na po. Kasi hindi pa makaano eh, magkalaban mga yan dati. Yung Bungal at saka AMS. Para maano lang ninyo yung kwento, mga kapatid. So ngayon, dati si Nasukir ay panig kay AMS. Pero suddenly, bumaliktad po siya. Ang kinampihan ni Nasukir ay si Bungal. Could you imagine that, mga kapatid? Kasi itong si Bungal at saka itong si Nasukir ay dati nang may alitan at awayan patungkol kay Unano, mga kapatid. Ngayon, nagmalinis silang dalawa na kunwari lang daw yung pag-aaway itong Bungal at saka Nasukir para malaman daw at alamin daw nila kung totoong FLM solid itong si Unano or hindi. Tignan nyo kung ano yung mga binadaano na. Ngayon, nung ako ay napahiwalay na at ito, ako na po ang kanilang inaaway. At pilit nila akong hinahatak na maisama sa kanilang mga hanay. Mga kapatid, nusang ka pa? Kung ano-ano na lang
ang ano, nag-e-effort po sila sa akin noon. Diyos ko naman. Nasabihin nila sa akin na wala daw kong alam. Tanga-tanga daw kung ano-ano. Oh, saan ka pa? Kasi ako, hindi ako hindi ko galing manira ng tao. Dahil wala naman akong reward. Ang ano ko lang dito talaga, pagtulong, hindi yung siraan ng buhay. Ha? Hindi po, ano, talaga, kahit na sabihin nyo na nahampas lupa ako, kung hampas lupa ako, bakit may napapalipad pa ako? Sige nga, ang hampas lupa, hindi na pwedeng magpalipad pa. O diba, hindi na makakapagpalipad kahit 10 cents. Alam mo yon, alam nyo yon. Use your common sense, guys. You are the one na hindi nyo naiintindihan, hindi nyo nauunawaan, at hindi nyo pinapakinggan ng maigi yung mga naririnig nyo, yung mga sinasabi ko dito, dahil wala nga kayo noon yung pag-aanalisa. Yun yung totoo. Ha? Oh, shout out sa mga nakabigi-bigi dyan. Ha? Alam ko, nakamonitor na naman kayo dito sa akin. Ha? Hindi ko kayo, hindi ko kayo kinatatakutan. Honestly, hindi kayo kinatatakutan. Sa Hong Kong nga eh. Ha? Gusto akong i-frame up ng aking previous employer, yung huli kong employer. I-frame up niya ako. Kayo pa kaya gagawa? Huwag niyo akong anuhin. Kahit anuhin niyo yung pangalan ko doon sa Hong Kong, I have a good record there in Hong Kong. Shout out mo si Teresita Matandang Hukloban na Balahura. Balahura na ito, ito kay Ate Teresita Seron. I could not imagine na nung nagsasalita siya ng fuck you. Ha? Ang ano pala tong matandang ito, sabi ko. Hindi pala sabi ko nung narinig kong ganun, nagsalita siya ng fuck you. Sorry ah. Sorry. Talaga narinig. Hindi pala mga ano to. Sabi ko, mga matatapobre at matataas pala sila. Oo, wala. Kaya yung ano niya dyan, inaano niya yung pagkataon niya. Yung sarili niyang ugali. Yung karakter niya. Mga kapatid. Ano pala siya? Lahat sila, kasi pinuputringan nila yung mga talagang tunay na ugali nila, mga kapatid. Yun yung totoo. Yun yung totoo. Honestly. Kaya nung ano na, ang mabait lang dyan talaga na nakilala ko, na inaano nila, si Ate Grace. Si Ate Grace talaga. Malumamay na nagsasalita. Maano siya, mainhin siya. Si Ate, si Ate Grace. Kinukutsangan nila yung tao. Pinagsalita nila lang masasama. Na nagtampo rin yan eh. Nagtampo rin si Ate Grace noon. Pero sa awan naman ng Diyos, nakita niya at naintindihan niya, nalaman niya kung ano talaga yung nangyari. Kaya I salute Ate Grace. Sila nga nagpabalik sa akin yan eh, sa FLM FFCI USA return doon sa group chat namin. Kasi talagang umalis na ako.
Nung bumalik na din, tapos nung ano na lately nang na, mga October na yun talagang nagpaalam na ako. Yun pala ay talagang tatanggalin pala nila ako. Mga patid, kaya pala nung nagpaalam ako kay Asukir, kay Nasukir, na niwala siyang ano, oh ganitong sabihin mo, ading na ano ka lang. Pero hindi ko sinunod yung sinabi niya na ganun ang sasabihin ko. Ang sabi ko lang, mag-live lang ako dito sa group chat na ito, sabi ko. Pero doon sa ginawa ni Eliza D, admin Eliza, na FCIUSA na group chat, na kami lang mga active ang nandoon. Mga kapatid, mga sampu lang. Si ang nandoon, si Sis Odette, ako, si Kuya Jao, Sis Janice P, Carmelin Agustin, Nasukir, Teresita Seron, si Gilman, yun lang yung mga nandoon na talagang nandoon sa FCIUSA na create ni admin. Kaya doon ako inaway-away ni Nasukir, mga kapatid. Dahil lang kay Maria Agustin, at pinuna nila ako sa pagdadasal. Siya ang nakipag-away, na hindi naman siya ang sabi ko sa kanya. Doon. Kasi nag-live na ako kasi doon sa kabila doon sa FFCIUSA. Kasi nakita ko nandoon siya. So, nag-message ako, nakasin po siya. Ate Marie, ano bang problema mo sa akin? Sabi ko, please PM me, thank you. Yun lang ang sinabi ko, mga kapatid. Alam nyo ang ginawa ni Nasukir? Siya ang nakipag-away sa akin. Bakit ko daw inaaway si yung vice presidente niya. Hindi naman siya ang aking kausap. That is between me and Maria Agustin, not him. So pinakita niya doon. So ang ginawa ko, pini-M ko na lang siya sa sarili niyang messenger. Doon niya ako pinag-aano na, wala ka te, sarili mo lang yung inaano mo, iniintindi mo, makasarili ka, wala ka, hanggang nainis na siya, na sinabihan na ako na makasarili, walang wala daw ako. Kaya noon, hanggang doon na, tapos sinabihan na niya ako na sisirain niya ako sa FLM community. Mga kapatid, kaya may pagbabanta siya sa akin. Kaya nung blinak ko na yung gumawa siya ng ibang messenger, yung Nasukir Jepoy, Asukir ba yun? Basta Jepoy Asukir o Nasukir. Basta Jepoy. Yun po. Ha? Doon pa sa kasi nag-live na rin ako doon sa pangkalahatan. Nag-message siya doon, kung gusto mong mag-tibet tayo. Inutusan pa niya si inano niya si Ate Wilma Villacruz. Sabihin mo si Tekla, wow, alam naman niya ang YouTube ko. Gusto niya ako talagang ipapahiya sa kaya ganito yung ginagawa niya ngayon, mga kapatid. Kasi yun ang goal niya . Yon ang goal niya sa akin. Ha? Nasisirain niya ako dito sa FLM community, dito sa FLM family. Kaya ganun na lang ang kanyang ginagawa, mga kapatid. Di ba? Ano sabi ni Jing Baliw? Disclaimer lang po ha, nagbabasa lang po ako dito. Luis Ipis Manananggal, magsuklay ka naman, Diyos ko Lord. Isa rin yan . Siya yung unang nagsalita ng kung ano-ano, yung ipis sila, sabi niya ganun. Oo, that words is from her. Yan, galing sa kanya yan, yung words na yan na ipis. Kaya, naanuan siya na ipis.
kasi siya ang una eh na nag-ano ng ganyan. Kaya kayo, kaya wag niyong sabihin ngayon na binabaliktad ninyo nung wala pa si Yulin Marcos sa hanay ninyo, mga ungas kayo. Kayo ang hindi makamove on. Kayo ang unang nagbanta at naghamon. Gets nyo? Mga ungas kayo talaga. Ha? Ngayon, binabaliktad nyo ngayon ang lahat. Noong na-chupi-chupi na kayo doon na kayo nagbabanta, ginagawa nyo, magtulong-tulong tayo guys, o maglikom kayo ng mga ano, para pipirma tayo ganito, may nagawa ba kayo? Wala. Dahil, mga demonyo kayo. Dahil ang leader nyo mismo, si Nasukir, Asukir, ang nagsabi dyan sa live streaming niya na siya ay adik-adik at demonyo. Ah. Kaya wag niyo akong anuhin, wag ako ang salingin ninyo. Intindihan niyo. Ah. Kahit ano pa ang iparinig mo at ipakita mo dyan, na Soker, hindi kita uurungan. Hindi ako natatakot sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo eh. Kasi yung mga nandyan sa comment section, niwala man lang kayong yung pag-i-ignore dyan, nasasabihin ninyo, ha? Wala namang ganyan, Nasukir, uy, Asukir, tumigil ka na. Walang ganyan, wala kang naibigay kay Tekla. Bakit mo sisingilin si Tekla? Wala kayong ganun eh. No? Kaya ganito ako kalakas magsalita patungkol kay Nasukir, kay Asukir ninyo. Hi, Ate Elsa Valenzuela, shout out. Yun yung totoo. Tapos sasabihin niya, yung inaano nyo dyan, you analyze the word. Yung sabi, wah, ha, ha, ha. Ibalik daw. Ibalik yung tatlong sako. Rice. Kasi, kaya ko nasabi yung kasi kayo ang nagsasabi na ibalik. Kaya nasa, ha? Kaya ibalik yung tatlong kaso, ay tatlong sako. Sabi ko, gonggong. Hindi kayo marunong mag-analyze. Kasi kayo ang ano pinasusukan ninyo yung mga ano nyo, yung binigay nyo, yung pala hindi pala taos puso ang pagtulong niya sa tao, kundi pagyayabang lang ninyo at competition pa ang ginagawa ninyo. Oh, ano ngayon, nung nasali yung ano ta, ay, may isa rin dyan. Wala pang iba, nakakagawa. Kundi sige, ano, si Nika Feliciano, na naka, ano siya ng, ano, ng almost 10,000, not only almost, more than pang sinabi, na pinapalandakan na siya. Bakit may nag-utos ba na ganun ang gawin niya? Ngayon, i-ano nyo lahat? Ha? I-ano nyo lahat? Yun yung panananggan ninyo, pang-ano ninyo? May pumilit ba sa kanya? Hindi nyo alam eh. Kaya nga ako dito, kasi nandito yung katotohanan. Eh kung doon ang katotohanan, di doon ako. Sabi niya noon, doon sa aming grupo, mga ungas kayo. Yung totoo. Kaya nung una, sabi nila mag-screen kami kasi ayaw na nila na magkaroon pa uli ng mga traidor na sasali sa FFCIUSA. Suddenly, may nakita lang sila, may nakipagkaibigan lang sa kanila. Ayun. Eh ako naman, first impression ko pa lang, nag-ano na ako. Talagang nagsalita na ako sa tatlong tao. Na hindi ako, ano, talaga, mismo yung sinasukir pa ang pinagsabihan ko. Ha? Kuya, bakit kayo nagtanggap ng, ano, din nyo naman talagang kilala mo. Akong bahala, Tess. Sige, mag-observe tayo. Gonggong. Ha? Si Sis Odette, saka si Kuya Jow, ang pinagsabihan ko. O sige, obserbahan natin.
Yun ang sabi nila sa akin noon. Nung isa ka rin, gunggong ka. Oh, nung ano na, nakikita mo na tumutulong, nag-ano siya. Siya lang yung inaano mo dyan dahil yun nga lang. Ang ano lang kayo kasi, yung may pera lang kayo nag-ano. Eh, parang yung kami nga nakasama mo dyan sa GC. Parang wala, bali wala na kami eh. Parang saling pusa na lang kami na member mo. Na parang kami na lang yung sampid. Alam mo yon? Ah, nasukir. Kami yung naging sampid tapos nagyabang pa yung Jeng na yun na oh, mga member namin. Wow! Kaya nagtaka ang mga ta, ha? Member namin? Wow! Akala mo naman. O, di ba? Ah? Di nyo kasi alam eh. Ha? Mabanggaling kayo. Di nyo alam yung kung paano sila magsalita at mag-ano. Sila nga nung ano na nawala na ako doon. Nung ano na eh, sila na yung ano, naghari-harian doon sa ano. Lalo na yung Jeng. Jeng Baliw na yan. O, di ba? Oh. Sige. Ano nyo pa ako? Dahil mismong anak pa nga niya, tinuruan niya ng masama eh. Halika dito anak. Oh, pati anak niya, tuturuan niya na maging bad. No, hindi niya maano. Binulong pa niya sa, pinilit pa niya yung asawa niya. Tapos ito ring asawa niya, kaya no wonder. Huh? Diyos ko, kaya wala, kaya nung nag-ano si Miss Caroline, yung naghabla, yung inhabla nyo siya, in, natuklasan na ano kayo, disqualified, hindi umubra yung ano ninyo, yung kinaso ninyo. Tapos kung ano-ano pang, sandali lang nga, may tumawag na naman po. Sandali lang po mga kapatid. Ang ganda ng istorya eh. Sandali na, sandali.
O, saan na yung ano natin? Hello, hello, hello. Sandali lang ha, mga kapatid. Best friend Jeng Bali, bakit kaya hindi sila magko-comment? Ang sarap yata mag-comment lalo na deo. O, diba? Sampid ka dahil wala kang ano, arep eh. Diwaw tekla. Kang ano? Ah! I got you, ate. Best friend, Lovely J, magko-comment ka, huwag matakot sa mga bakula. Oo, para kaming sampid, ate. Ah, ang inaano nila yung may mga pera lang. Alam mo, parang kami, wala. yun yung totoo. Yeah. Eh, samantala eh. Ako yung, ano, nung tawag dito, ako yung agad-agad, pero pag ayaw ko talaga magbigay na hindi bukal sa puso ko, hindi talaga ako, sinasabi ko talaga. Kung hindi bukal sa puso ko, sasabihin ko, ayaw kong magbigay dyan. Pag may hinihingan ng tulong, ayaw kong magbigay talaga dyan. Sabi ko, honestly. yun po yung totoo. Hindi po yung sinasabi niya na hindi ako nag-aambag. Hindi po. Nag-aambag po ako talaga. Ang talagang hindi lang ako nagbibigay. Yung may, sa, kunwari, ito, yung example na lang kay lover boy na nadinggi yung anak niya. Eh sabi ko, ayaw ko dyan, di ako magbibigay dyan. Sabi ko, kasi winarwal talaga ako noon, inaway-away nila ako dahil kay ano nga eh, kay Alpha. Talaga, prinangka ko sila, talaga hindi ako magbibigay. Ipagdadasal ko na lang yung mga anak niya, sabi ko. Yun talagang sinabi ko. Mga kapatid, yun ang ano ko. Ako, mas mabilis pa sa alas 4, ate. Pag talagang bukal sa puso ko, pagbibigay ko, mas mabilis pa ako sa alas 4. Hindi, totoo. Ah? Oo. Ate, kaya yun. Ayan. Kasi nung nakita ko na nung ano, ay, hindi na maganda. Alam mo, hindi, nag-friend request, hindi ko talaga, honestly ate, mga kapatid, hindi ko po siya prinen. Tapos, inulit na naman niya yung nagsabi si Sis Odette, tapos kinausap pa niya si Sis JP, nakausapin ako. Hindi ko talaga, ano mga kapatid, na gusto ka daw kausapin. Ate Tess, ni Sis, Nika, ganito, bla bla. Hindi ako talaga nag-ano mga kapatid. Talaga, as in, mga kapatid. Kasi ayaw, hindi ko nagustuhan eh, talaga. First impression ko pa lang nung pagpasok nila sa ano, eh wala akong magagawa. Kasi ano lang naman ako eh, member lang naman ako. Mababang ano lang ako, no? Mga kapatid. Honestly speaking, yun yung totoo. Hindi ko naging friend yan. Honestly, hindi ko inaccept. Nag-friend request, pero hindi ko inaccept, honestly. Kaya nung, ang dami nga niyang alam eh, patungkol sa mga ibang vloggers, yung 14 vloggers, binabanggit niya, yung mga UTW. Ay, naku, ha? Kala ko bago-bago lang. Kaya nga sinabi niya noon eh, na is from the group of UTW eh. Ay, TW pala, Talino Warriors. Ha? Mga antay. O, diba? Kaya hindi sila ano sa akin. Talaga, eh, alam niyo naman ako, once na yung nag-ano kay Apo talaga, I'm aware po talaga. Ako na ano lang naman ako dito sa FLM family dahil nga si Yama at saka si Aswang, si ano ba to? Si Victoria. Ha?
Yun, pinawalwal ako, sina Boss Log. Di ba naalala nyo na alam ng mansion? Sabi ni Boss Log lagi ang ginagawa niya. Kasi nga yun pala, magkakasabwat sila. Oh, laging sinasabi ni Boss Log na, di ba? Sabi ni Boss Log kay Yaman noon. Oh, sino ang tumulong sa iyo? Na nag-ano sa yung nagkaso sa iyo, sino ang nag-ano tumulong sa ating dalawa? Yung pala ang tumulong sa kanila ay si Alpa Munyo. Siya pala yung boss na sinasabi ni ano. Kaya laging sinasabi din ni ang naging ano ni Alpa is doble cara, mga kapatid. Siya yung may ano siya sa loob eh, si Yama. Yun ang kanyang ay. Mga kapatid, kay alam nila kabila kung ano pong nangyayari, pumupunta. Sinabi ko naman sa iyo, Kuya Aris. Aris ang tawag ni Makmak Pablo eh, sa kanya. Si Alpa Munyo. Tapos si Makmak Pablo ang gumawa ng YouTube account ni Alpa Munyo. Ano, friend ko yan eh, sa Facebook. Mga kapatid. Kaya anong mga yan eh? Mga pera-pera lang pala ang katapat nila, Tekla. Oo, ate. Kaya yun. Kaya hindi nila ako maano, mga kapatid. Dahil kilala ko nga. Ako nga nagbibisto kay ano noon eh. Kay Alpa, yung The Destroyer, The Peacemaker, yung Lady M. Diba yung una-una ay yung Lady M? Tapos siya na naman si Speedy Girl. Onda, yun, talagang pinagdi-deny nila yung Lady M. Ha? Nagkunwari pang, ano, si Lady M din si, ano, si Lemor, mga kapatid. Ha? Ako, Diyos ko. Si Tekla pa. Parang ano si Tekla no, si CIA no. Aywan ko ba. Basta ano noon, madaling araw, mga alas 3. 'Yun nagigising ako. Kaya natuklasan ko ang mga agenda ni ano ni Alpa Munyo, mga kapatid. Kasi dalawa yung account niya na Alpa Barako saka ano? Alpa Munyo ay Alpa Romeo tapos yung Barako official. Tapos yung Barako official na yun hindi niya na-log out, change lang niya yung ano, yung pangalan na ginagamit. May isa, bali tatlo yung kumbaga secret ano niya lang yung isa na yun din ang ginamit, pinalitan lang niya. Kasi yung StreamYard na ginagamit niya noon ay StreamYard ni Kikay. Kaya inaway din ako ni Kikay yan noon eh. Kasi pinangakuan ni Alpa ng kung ano-ano. Ayun, inaway ako ni Kikay. Siya yung nagsabi sa akin na saltik, may something wrong, kung ano. Pero wala na po yun, no? Naaalala ko lang. Sabi ko naman, easy to forgive but not easy to forget. Yun po ay mga naging karanasan ko dito sa FLM community. Hanggang minura-mura na li ako, pinagsabihan ako na pok-pok din ako. Kaya wala na sa akin mga yon. Masobra pa noon, sinasabihan ako na nakikipagtalik daw ako sa mga iba't ibang lalaki. Talagang mura talaga. Pini-IPI ako, mga kapatid. Tapos, nag-finger pa daw ako. Alam niyo yon. Kaya malakas ang loob ko talaga. Kasi, I want to protect. Sini-self-defense ko lang yung sarili ko sa totoo. Kaya nakikipaglaban ako. Honestly, kaya hindi ako natatakot. Kasi yung mga binibintang sa akin, hindi ko naman gawain yun eh. Talagang hindi pa ako nasanay noon. Kaya nag-iiyak ako. Kaya yun yung inaano nila sa akin ngayon na pinangbabato nila.
dahil nga yung mag-ama ko, yung mag-ama ko, pinapagalitan nila ako, ate, pero alam nila yung ginagawa ko dito sa FLM family. Kasi nga, ang asawa ko nga nag-encourage sa akin noon eh, na siya na yung hindi nanood. Sabi niya, ma, alika, panoorin mo to. Sabi niya, kasi laki nga nakaano dito sa, kasi Facebook lang ako noon, nagnanood ako sa YouTube, pero hindi ganun. Yun, siya ang nag-ano sa akin talaga, nagpakilala. May isang Marcos na ganito, nag-ano, nagbibigay ng ano. Sabi niya, di, ako naman, di, pinanood ko, sinubaybayan ko. Yun ang istorya. Hanggang ngayon, naging ano na ako, followers, solid na talaga. Hanggang may napakinggan ko, narinig ko, nakonektado sa akin. Kaya ganun na lang ang pagtawag ko sa kanya na Apo. Kaya ganun na lang yung talagang ano ko kay Apo FLM, mga kapatid. Kaya makabuluhan po. Kumbaga naging true to life story ko na to eh, dito sa FLM family. Dito sa FLM community. Kaya yung mga ano nila ngayon sa akin, Lana, kasi hindi ko akalain natin ah, mga kapatid, na ganun yung gagawin ng tao sa akin. Nakikipag-away ako dahil lang sa pinaglalaban ko yung totoo. Iyak talaga ako noon. Nandyan pa si Ate, ano, si Ate Flor Fernandez. Inaway ko din si Spencer noon, kala nyo. Yung mga tatlong, ano, tatlo. Ha? Ha? Si yung si Jojo, saka si yung nasa Italy na si, ano, yung pangalan nung babae na yun na palamura din. Si Paris, Lisa Paris. Ang totoo niyan, ako po ang nakatuklas na manluloko si Alpa Munyo hanggang na ano na na. Ewan ko bakit na ano na nila si, kasi dati sabi kasi nila magmasid tayo, sasabihin natin kung may makikita. Yung pala ang strategy nila para malaman yung mga ayaw at mga tagilid na hindi ayaw sa mga ganyan. O tignan nyo mga kapatid. Itong sinasabi ko alam ni Kikay po to. Alam po ni Kikay. So, sa madaling salita, si Alpa Munyo po ay nagpanggap lang din po kasi alam nila na may sinasabi si Apo. Kasi gusto lang nilang peraan talaga. Gusto lang nilang peraan si Apo FLM. Kaya nagpanggap na kilala niya si Norman Mangusin, hawak-hawak niya si Norman Mangusin, na nagtatrabaho daw sa hotel. Samantala siya rin ang nagpanggap na Norman Mangusin na siya yung sinasabi niya na hawak-hawak niya na nagtatago. Unsang pa? Dahil hindi sila nagtagumpay dahil ang kanilang inaano dito po ay pera. Hindi pagtulong. Ako, napunta ako dito, honestly speaking, pagtulong. Hindi, wala pa akong hinihinging kapalit sa ginagawa kong pagtulong sa kapwa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi pa ako mayaman. Pero, ano yung puso ko na gumagawa ng ganitong bagay kasi, honestly speaking, because of my mother and my father. Dahil kahit patay na yung nanay ko, na very proud ang mga tao. Yung mga taong natulungan nila. Yun yung sinasabi ni Apo na kahit mamatay man tayo, pero, sabi niya, nakaukit sila dito sa puso natin. Ganon. Kahit na hindi man tayo mai ilagay sa book record ng Genius Record, na pero kahit kailan mamatay man tayo ay nakaukit na sila sa puso natin, nakaukit na tayo sa puso nila.
yung mga taong natulungan natin. Kaya very proud ako. Kaya pinagyayabang ko din, no? Pinagmamalaki ko ang nanay ko. Kahit na hindi ko nakita, hindi ko nakayakap ng paglaki ko. Pero nagkaroon na ako ng isip. Kaya ganito ka ako ka-proud sa magulang ko, sa nanay ko. Kaya wag yung ano-anin yung nanay ko. Dahil yung nanay ko, walang makakapare sa nanay ko. Mangungas kayo. Mas mabait yung nanay ko kaysa tatay ko. Kumbaga, hindi naman ano no, mabait din yung tatay ko. Pero mas maano yung nanay ko kaysa sa tatay ko. Kasi yung nanay ko, may pagkatumbuyis din daw. Yung ang pag-aasta niya, yung galaw din niya ay parang lalaki. Hindi rin siya papatay-patay. Nung buntis nga daw siya sa akin, ate, pumupunta pa sa bukid na nangunguha ng damo na papakain sa baka kalabaw. O kaya ipinanganak ako ng madaling araw, alas tres. Oo, ganun naman talaga eh. Kaya nga sabi ko, ako ay wala akong pera. Pero nagtatapon ako. Wala akong binabawasan. Hindi katulad ng mga mayayaman, nagbabawas lang sila. Saan ka pa? Samantala lang, ang ampas lupa na tinatawag nila ay nagtatapon ng pera. O, diba? Ay, nako, kaya yun yung, ang dami kung isa-isahin ko lahat ang mga karanasan ko dito. Oo, yun, alam mo ate, yun laging sinasabi ko sa mga taong natulungan ko. Sabi, noon nga sabi ko, yung presidente rin ng Isabela, nagkasakit, natulong ko din yan. Nung nagkurikurida sila doon, nagbigay din ako, pasikreto. Kasi may gulo na nga noon. At mga pinadalan ko pa ng pambili ng gamot yon nung nagkasakit. Tapos, yun pala, naging na rin, kumbaga nahila, napunta sa mga maling landas. Kaya doon ako na sa mga, sabi ko nga pag nag-ano ako sa mga tao, ikalat nyo yung mga, yun yung lagi kong sinasabi noon na, ikalat nyo yung mga mabubuting ginagawa ni Apo, ganun yung sinasabi ko. Tapos, ipagdasal nyo lang ako, ganun lang yung sinasabi ko. Honestly, di ko nga kilalang mga tao, natutulungan ko. Wow, Diyos ko, tapos ganyan yung gagawin nyo sa akin, yun nyo ako. Mahiya naman kayo? Ah? Mahiya kayo? Tapos sasabihin nyo pa na nasisingilin nyo ako? Ako, yung tinulong nyo sa tao, siso kayo at ako ang inaano nyo dito? Mahiya naman kayo? Honestly, nabusog na ako. Hindi ko nakakayang ipusin itong ako. Ate, dalawang na yung naubos kong kanin. Kaya yun yung talagang nangyari dito. Kaya noon, kaya yung sa inis ko, talagang nag-iiyak ako nung nagamit. Langyayo. Hindi pa ako sanay noon, hindi ko pa alam ang ng YouTube, ng Sukmed. Sabi ko nga, mas masahol pa pala dito kaysa sa personal na buhay, sabi ko. Kaya lang naman ako kasi yung ginagawa ko, hindi nagagawa ng pamilya ko. Kaya doon na lang sila nagtataka pag Ako nga ang modelo sa kanila eh. Yung kumbaga hindi, yung ginagawa ko, nagagawa din nila, ginagawa na rin nila. Kaya, pag may ginagawa akong humanitarian, mga kote, wala, nag-ano lang sila. Kasi, hindi ko sa inaano ha. Iba kasi ako eh. Hindi ako, kahit na humanitarian ako. Sulo ko, hindi ako nag-ano ng mga tao.
Di ako naghihingi, di ako nag-ano. Bakit ko pa uobligahin ang mga tao na ano? Ganun ako, ayoko. Ayoko yung ganun ko. Ako, may naano ako noon nung hindi mini yun ah, talagang ano ko sa baryo ko. May hiningan ako dalawa lang yata, nagsabi ako sa grupo namin, hindi ako ano, pero dalawang tao ang tumulong sa akin. Pinalagay ko yung ano, nagpagawa ko ng tarpaulin. Dami, buong baryo ko yung ano ko, natulungan namin. Tapos inano ko din yung mga kasama ko din sa yung mga naging friend ko sa ibang ano, sa ibang country. Kasi nga mahilig nga ako, ate, pag mga ganyang bagay. Nakikipagkaibigan ako, international. Kaya doon sa amin, sa baryo ko, hindi naman sa nagmamagaling ako. No. Talagang pag mga ganyan, talagang binibigyan ko ng importansya. No? Kaya nga El Presidente ang tawag nila sa akin eh. Basta pagtulong. Kaya yung mga tao, talagang pilit ka nilang sisiraan. Kung ano-ano. Oo. Lalo na yung sinasabi ko na nakasama ko sa ano, sa isang foundation din na nang loko sa amin. Nagkita na naman kami dito sa FLM family. Isang guardians. Alam mo ate, muntik nang magkaroon siya ng sakit na leukemia. Nagmakaawa siya sa akin. Nag-iiyak siya sa akin. Alam mo, ako, ang sakit, sakit sa dibdib talaga. Na mayroon daw siyang kapatid sa USA, hindi man lang ano siya, tinulungan pati doon sa Hong Kong. Alam mo, talagang pinakita niya yung talagang sitwasyon niya, yung nandun sa ospital. Ang dami niyang pantapantal talaga ate. Hindi daw siya nakatulog. Kaya na ano siya ng trabaho, not fit to work. Tignan mo, not fit to work, pinauwi siya sa Pilipinas. Umuwi siya sa Pilipinas, wala siyang wala siyang naipon, wala din siyang pambili ng ticket na pauwi, kaya yun na ano siya. Sa akin din, hindi ako nagmamarunong tuwa, this is the truth. This is true na ano ko, na ginawa ko. Kaya yun, nandoon na sa Pilipinas, maganda na yung kanyang sitwasyon. Ganda na. Kaya hindi ko sana i-share ito eh, baka sasabihin nyo, ipinagyayabang ko, pinagmamalaki ko. Kasi pag may ginawa ako, hindi ko talaga sinasabi. Kaya nga, ano eh, nasabihan ako, naturingan ako na may sariling mundo dahil hindi ko talaga sinasabi. Pag may ginawa kang ano, solo, na ikaw lang naman ang inanuan, ate, sasabihin mo pa sa mga kapwa mo, sa mga ano mo na, uy, ganito. Hindi kasi ako ganun eh. Di ba? Huwag mo intindihin yun, ate. Alam ng Diyos. No? Huwag kang, ano, huwag kang magdamdam. Ang sabihin ko lang sa'yo. Just stay and relax. Okay? So, hindi po yun ang, ano, ang ano mo, yun lang yung masasabi ko sa'yo. Aning-aning, nakatulog ako. Kaya yun, no, ang dami kong nasalamuha dito, na pinagsabihan ako ng kagaya ni Sis Lovely J, naging ano rin kami yan. Dahil kami nag-ano yan, nagbapangayan patungkol kay Bungal. Noon, kung ano-ano. Pero tapos pag may problema siya noon, nagsusumbong siya doon kay Bungal sa comment section. Pinipiim ko agad yan. Ay, sabi kong ganyan. Kahit tanungin nyo si Lovely J.
Kaya yan, inaano ko talaga si Sis Lovely J. Kaya mula, mag-ano ka kasi, tignan mo mga ano yan. Sabi ko kay Lovely J. Hanggang nagamit din si Lovely J. Pinag-palot, pinag-ano nila, pinag-away niya si si Lovely J at saka si Ams, si Nasuker. Ginamit niya sila. Employer versus katulong, sabi niya. Tapos sinasukat naman. Oh, Lovely J, sorry, pasensya na kung inano kita. Hindi na ako nagpaalam sa'yo. Ay, naku, Diyos ko. Ginukwento ko nga yung nangyari dito sa FLM family, yung nangyari sa akin. Di ba? Akala ko lahat mga yun educated. Wala, hindi sila educated. Tignan mo, mga ano, may pinag-aralan sila, may mga, alam mo yung mga klase, kaya nahiya. Sabi ko nga kay Sis JP noon, alam mo JP, hindi ako talagang bagay. Hindi ko, hindi ako ka bagay-bagay dito. Ako pa ang nahiya, mga kapatid. Parang wala akong puwang. Kasi mga elite nga sila eh, mga matatayog, mga, may mga sinasabi sa, alam mo, nahihiya ako sa sarili ko na makikisalamuha sa kanila. Alam nyo yon. Honestly. Pero ang lakas ng loob ko na makipagbangayan sa kanila. Ha? Mga kapatid. Sandali lang, may sasagutin lang ako. Istorbo. Lucis Arlene, bumalik ka ba kay Leon? Ako, ayaw ko na. Ako naman, no? Sinusuportahan ko si Leon sa totoo. Pero pag ganun, hindi naman ako, ito yung I telling you the truth, no? Hi, sis, BGG, welcome back. Welcome back. Pero hindi ako hindi po ako lubusang naniniwala kay Leon pa. Ano, kasi alam ko na yung ni Leon eh. I'm very sorry, pero hindi ako totally talaga kay Leon. Yun yung totoo. Honestly speaking. Di ba? Nag-ano lang ako pag ano. Yun yung totoo.
Hello, Sis Lovely J. Welcome back here. Oh, ito, mga kapatid, kung saan-saan tayo noon. Kaya nga, mga kapatid, sabi nila matataas nga pinag-aralan kaya lahat tahimik lang noon. Ha, 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 ha. Oy, Bungal, wala kang karapatan na tumawa. Bakit maging ganun lahat na sila? O, diba, mga kapatid? Thank you, Ate Tikla. Hanggang ngayon ba, ginagalit ka pa ba nila? Naku, Diyos ko, Sister Bejiji. Lagi ka nga binabanggit niya na suker, oh. Tignan nyo, si, ano, kaya umalis si Bejiji sa, ano namin, sa group chat. Dahil yan kay Tikla. Kasi siya yung toxic. O, sangka pa. Eh, alam mo naman ako, prank ako magsasalita. Alam mo kung ano yung karakas ko, no? Ako, hindi ako nagtatanim ng galit. Sinasabi ko lang, kasi masamang magtanim ng galit. Talagang ibu-voice out ko yung gusto kong sabihin sa isang tao talaga. Ganun ako. Aning hindi pa din ba tapos ang civil war? Diba, sandali lang, abigyan kita ng jacket. Kunin ko yung isa kung ano, baka i-ban ka nila dyan. Sandali lang, ha. Pati kay Bungal, ginagamit ka na naman nila. Sandali lang, ha. Kagaya kay Ate Virgie, nani ko ganito, bla bla bla. Sabing ganun. O, oh, diba? Dali na nga, Sis Virgie. Kaya nga tayo, napunta lang tayo dito sa YouTube, sa FLM family, FLM community, dahil sa pagtulong lang, hindi po yung napunta ko dito para sumira ng buhay ng tao. Hindi po yun yung aking advocacy. Hindi po yun ang aking hangarin dito. Dahil gawain ko na po ang pagtulong kahit hindi ko kilala. Yun nga, sabi ko nga sa inyo yun dun sa nasalian namin na foundation na naging all over ang ano ko, ang aking posisyon dito sa Canada. Ako yung nagtayo ng grupo namin dito. O, hanggang nakabuo kami, nakakalap kami ng mga kasamahan ko na taga rito, no? Naging treasurer ako, naghawak ng pera. O, kung talagang hindi ako pinagkakatiwalaan ng mga tao, yung mga nasa iba't ibang lugar dito sa Canada, ini-interact lang yung pera sa akin. Kung ako mukhang pera, ang dami ko ng ano na, na-dispal ko na pera. Kaso lang ako yung naluloko, guys. Ay, patawarin ako ng Diyos talaga. Yun yung totoo. Nandito pa nga yung mga resibo ko. Sabi ko nga yun, sa inyo, yun ay isang sanggunyan bayan. From Ilocos Norte. Pinano ko na nga sa tulpo yun eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta yung magpatulpo. So sabihin mo, patulpo kita, patulpo. Kayo nung sinabi, hindi po basta-basta magpatulpo ka na lang na ano. Ha? May mga marami ka pang dadaanan. Ay, akala nyo, wala akong experience, mga ganyan. So sasabihin nyo na hindi ko alam ang law. Mga ungas kayo. Kaya huwag niyo akong tatakutin. May pinagsabihan na ako na may abogado ako talaga. Manghungas kayo. Yung abogado na yon, pamangkin ko, abogado ni Boots Anson Roa na ipanalo niya yung ano ni Boots Anson Roa. Mga ungas kayo. Nandito siya sa Hong Kong ngayon. No? Siya ay kinatawan ng federasyon, no? Federasyon ba yun? Oh, nag-ano pa nga sa ano yun, nung during the election. Nasa media po siya.
Ay, naku, Diyos ko. Kaya wag niyo akong anuhin, ha? Kung may mga ano kayo, meron din ako. Kaya wag niyo akong lukulukuhin. Mga ungas kayo. Alam mo, hindi naman sa ano, sis Joby. Alam mo, para ano to eh, akala nila eh, gusto nila akong i-down, ah? Dina-downgrade nila ako, sister. Ay, Diyos ko, tawarin ako ng Diyos talaga. Kasi hindi basta-basta ano, anuhin ka na lang, ah? Diyos ko naman, kung alam mo yung karapatan mo, sabi ni Marie, Jose Marie Sison, ah? Kung may katuwiran, ipaglaban. O kung kilala mo yung sarili mo na ikaw ay nasa totoo, huwag kang matakot. Ganon. Ano ka ba? Kahit ako, kahit itapik nila ako sa ibang bansa nga, sabi ko nga sa inyo, prename up ako ng huli kong amo. I already finished contract, ha? Gusto nila akong ipakulong. Pero, nanindigan ako. Sasabihin nila na i-ano nila ako. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang niloko at wala kang nilabag, you need to stand up firmly to yourself. Diyos ko naman. Kaya yung grupo natin noon, nakita mo naman ako kung paano ako magsasagot, kung paano ako magsalita. Pero nag-ano ba ako? Diyos ko. Di ba? Kaya ako, yung mga gumawa ng ano, sabi ko nga, someday, somehow, malalaman nila kung ano, kung sino yung totoo. Kaya nga lagi kong sinasabi, maputulan ng dila, tamaan ng kidlat kung sino ang nagsisinungaling. Kasi kung may kasalanan ako, ako ang mapaparusahan. Kung may kasalanan sila, sila din ang mapaparusahan. Ganun lang yun, sis Joby. Sis Virgie. Yun yung totoo. Ang sabi mo, huwag ka na kasing pumatol at itikla, baka pumangit ka lang yan. Uy, sis Virgie, always beautiful to, no? Kahit magalit si Tikla. Alam mo, ang kagandahan ko, pang-exclusive lang, pang-international. Alam mo ba yon? Correct, Tikla, perfect English. You know, Ate Arlene, I don't know how to speak in English very well. My English is Carabao. You understand? I can speak in English, but not fluent. Not like the other people that they say that they are educated. Nakapagtapos po sila. Their degree. They finish mass communication. They are teacher. What else? Yan yung totoo. Ha? Talaga. Ako sabi ko nga sa inyo, sila ang mabubuwang sa akin. Ano ba kayo? I'm not the one buwang. You know that, Jing Baliw. They are the one to be crazy about Tekla. I'm not the one to be a Baliw. Honestly speaking, kasi mabubuwang sila sa kataklisaan ko na. Nako, Diyos ko. Kung asaran lang din. Ay, nako, Diyos ko. Aasarin ko din sila. Aasarin ko rin. Alam mo nung ano, sila, uy, tanga, ako ang buwang. Wangbo. Tignan mo. Hindi ka ang original na Wangbo. Sabing ganun sa akin. Oo nga, no. O, tignan mo, inaamin ni, ano, ni Quick Quick na siya ang original na buwan. You finish the low, but the low. Ate, you know, even though I'm not studies in, ano, and a low, probably,
I am the load to myself. I can lawyer as well to myself. You know that I'm a teacher. I'm a professor. Alam mo lahat. Ay, bakit magkukwento ba ako, ate, ng hindi totoo? Sinabi ko naman na nag-aral ako ng psychology. political science. Kasi magkasama yan eh, yung major. Yung political science. Kaya, in short, pulsay. And yung psychology. Naiya nga ako eh, ang tataas yung mga kaklasiko, mga abogado na talaga, certified lawyer, ang mga kaklasiko noon, mga doktor, kasi nga their profession they need a course psychology because of their client. They want to know their capability and their capacity. They want to know what is in their mind. They can. Good morning, kuya. Paninindi mo tiklaw, mag-start English kanina. I told you, I'm just only practicing my English here, you know. Baka mamayanin na trying hard si Tekla. Aywan ko ba? Nung high school ako. Ano? Di ba may mga ano tayo, yung essay? Pag 500 words, 1,000 words, wow. Ganun, essay na yan. Diyos ko. Magpa-lipstick. Ayaw ko magpakita. Ayan ko, wala ako sa mood, sis Bergie G. Baka maraming ma-in love na naman sa akin pag nagpakita ko. Diyos ko. Ano? Ang sabi mo, kaklasik ko lahat, outstanding, pinapalabas kami palagi. Alam mo, this is my true experience. Yung hindi ko akalain na mga ang kaklasiko dati talaga. Wala sa isip ko na mga kaklasiko ay mga abogado, mga doktor. hanggang tawagin ng professor namin, Doc, ang tawag din na, judge, ganun. Attorney, ganun. Nahiya pa ako mga sabi yung mga ano, no, don't be shy, sabi ganun. Alam mo yun, sila pa nga mag-ano sa amin eh. Tapos may pinagawa sa amin. Lang professor namin na mag-drawing kami, mga kapatid. Lang ari ng lalaki tsaka babae, totoo. Ay, Diyos ko, patawarin ako ng ano. O, diba? Ay, Diyos ko naman. Hindi, ayaw kong magpakita. Ate, baka ma-in love na naman si Kuya JJ sa akin. Mga ma-in love yung mga kalalakihan niya. Baka mag-awayin sila ng mga asawa niya. Ay, Diyos ko. Buti na lang hindi ako nag-live kagabi kasi nagiinuman sila doon sa ate ko. Tapos yung pamangkin ko, mga ukisti sa ba. Nagpabili sila ng alak. Gusto rin akong painumin kagabi pero hindi ako uminom. Kasi nagkaroon na ako ng ano eh. Ayaw ko ng ano yung ano ko. Mga kapatid. O, diba? Yun yung totoo.
Kaya yung mga nagsasabi na, graduated ako ng ganito. Ikaw, wala kang, hindi ka nakapatuntong ng ano, ng high school hanggang grade 4 ka lang. Ang kinukwento ko na hanggang grade 4 lang ay yung tatay ko. Yung tatay ko, pero ano siya, magaling siya sa math. Ang bilis ng tatay ko sa math, kaya iisip ka pa lang, nakasagot na. O, di ba? Tanga! Sinasabi nga. Ay, naku, Diyos ko. Kaya yung tanga, hindi na sa akin, mga kapatid. Kumbaga, expression po ng mga ano namin yon. Kaya hindi na ano sa akin. Pag sinasabi na ako ng ano, kumbaga pananalita. Kaya yung may nagpuna sa akin, hindi naman nakaano yan si Tekla, wala namang alam yan. Hindi naman nakatongtong ng college. Wow. Hindi lang ako nakatapos kasi mahirap nga po kami. Kaya nakatongtong naman ako ng college, mga kapatid. Pero undergraduate lang ako. Wala pa akong diploma. Ay, Diyos ko. No, yun yung totoo. I'm just telling you the truth. Kaya, ang kinuha ko lang po ay vocational. Pero may nag-advise sa akin na ka-apelyedo ko na naging professor ko na Fernandez, you can upgrade that in a 4-year course, sabi niya. Kasi hindi nga ako nakapasa ng NCEE noon. Isang point lang. Sa 10 outstanding honor, isa na ako doon na hindi nakapasa ng NCEE, mga kapatid. Saan ka pa? Kaya ito na yung nangyari. Kaya hindi ko natapos yung aking pag-aaral. Dahil yung ate ko na nasa Hong Kong dati, pumunta naman dito, ako ang kanyang ipinalit doon sa trabaho niya. So, napunta ako ng abroad na walang tumulong kundi mga kapatid ko din. Kaya kayo, hindi nyo ako nina, kahit na mga kapatid ko ang tumulong dito, wala kayong karapatan. Napaganuhin ako na nakapunta lalim din. Kaya huwag kayong ano sa akin. Ano daw? Ang sabi? Wala ka sa tatay ko, Ate Tekla, laging sinasabi, tatay ko ay naka-anim na balik na daw siya kaming mga. Alam mo, nagbibili, 'di ba yung kamay ko pa nga ang ginagamit ko. Ha? Nag-ano pa lang ako, nagsasam pa lang ako eh. May sagot na siya agad. Ganon ka anong tatay ko. Kaya namimiss ko yung tatay ko, yung magulang ko talaga. Kapatid. Kaya kayo yung mga may mga magulang dyan, lalo na ang mga ina ninyo habang buhay, ipakita nyo. This is my advice to you. You are so lucky kasi nakita nyo yung mga magulang nyong babae, yung ina ninyo. Na nagsilang sa inyo na kahit kayo ay naging bunga ng kasalanan, magpasalamat pa rin kayo dahil nabuhay kayo. Good morning, Ate Ginelisa Gonzaga. Shout out. Diba? Wala sila. Alam mo, kaya nga, kasi sila, pag nagsalita nga lang ako, masama yan. Ganunin agad ako. Kaso lang ako kasi ate. Sutil ako eh. Alam mo yun, sutil. Kumbaga na bangag. May pagkabangag ako talaga. Talagang matigas ang ulo ko din talaga. Pero hindi sa kalukuhan ha. Yung masama. Sa ano lang. Talaga. Hindi sa masama ang pagkabangag ko. Kumbaga, hindi sa masamang bagay ako nagbabangag. Yun yung totoo. Sabi ko nga kayo sa inyo eh.
Sabi nga ng tatay ko, sana ikaw na lang yung naging lalaki. Sabi nga ganun. Oo. Kaya alam, kaya ganito ako. Dahil lucky kami sa hirap. Lucky ako sa hirap. Na high school ako. Bago ako papasok sa school, pupunta muna kami sa bukid. Alam niyo yon, sa bukid. Pupunta kami sa bukid, magbubunot ng palay, and then magtatanim ng palay. O, saan ka pa? O, ganun na naman pagpunta sa school, maglakad na naman. O, habang pupunta rin ng tatay ko sa munisipyo, kasi nagtatrabaho siya sa munisipyo, messenger siya doon, o, sasakay ako sa likod niya, sa bisikleta niya. O, pagdating ng hapon, punta na naman sa bukid. Kung hindi pupunta sa bukid, punta sa bundok para manguha ng kahoy. O, kaya alam ko, ang hirap, yung kahirapan, ang damdamin ng isang mahirap. Sko naman. O, diploma, bastos na. Oh, Diyos ko. Yan, hindi sila ano mga yan sa akin. Diyos ko naman. Diba, mga kapatid? Tapos, ito pa. Alam nyo, yung nakasama ko pa na naging may sinusundo yata yun. O may anak siya doon. Basta may nakausap ako noon doon sa school. Sa school namin. Sa ano yun eh. Sa Sampaloc. Kasi magkakatabi yung FEU, NCBA, PSBA doon. No? Talagang may nakausap din ako, abogado siya. Ikuninto niya na isa rin pala siyang NPA. Hindi, ito, kaya ko alam to. Kasi dalawa ang klase ng NPA, mga kapatid. Ang mga NPA na tunay ay yung may pinaglalaban na totoo. Na ayaw nila ng masama. Ang mga totoong mga NPA na yun, ay kabutihan ang hangad nila. Ang mga iba namang NPA ay mga extortionist o mga bandido, mga masasama. Yung pumapatay ng mga mabubuting tao ang pinapatay. O, ganun ang vibe-versa ng mabubuting NPA, ang pinapatay naman nila ay mga masasamang NPA. Yung mga NPA, mga masasamang tao din. Inaano nila. Kaya yun, nasira. Na, alam nyo? Kaya dalawa klase ang NPA. Mga ungas. To, ikaw nasukira. Huwag mong ipagmamalaki ang NPA. Baka ang nasalian mo o nakilala mo mga NPA ay mga bandido. Alam mo, noon, nung kasagsagan ng NPA, sa bahay namin, nakatira, nag-iste ang mga PC para bantayan yung baryo namin. Tapos yung mga NPA naman, pag madaling araw, bumababa sila kasi tabi kami ng bundok eh. Dumadaan sila doon sa amin, nangunguha ng ano, ng pagkain nila, ng mga rasyon nila. Kaya ikaw na sukira. Hindi lang ikaw. Ay, nagyayabang ka na sukir. Pero yung kayabangan mo, ay naku, Diyos ko. Anuhin ka ng ano. O, di ba? Ay naku, nag-istorya na ako, nagkwento na ako ng ano dito. Pero ito yung kinukinto ko lang yung totoo. Mga kapatid. Ha? Kaya kayo na mga mata sa pobre. Hindi nyo alam yung ano eh, yung tunay na ano na pagtulong talaga. Kasi kayo para masabi lang lahat ng inaano nyo dito malaman ng kabila, likod, side by side na kayo gumagawa ng pagtulong para maano lang kayo. Kayo yung mga tunay na mga paepal eh. Oh, ito I will challenge you again and again, Nasuker. Diba, napahiya ka. Hindi natuloy yung humanitarian doon sa Abra dahil hindi ka natulungan ka mo? Yes, this is my challenge to you. I will dare you again.
Sabihin mo dyan sa principal sponsor ninyo na huwag sa Cavite. Kung talagang ikaw ay matapang, ma-powerful, at ikaw yung leader, makiusap ka doon, pare pamukha mo sa amin. Na doon sa baryo mo, mo i-ano yung pinaglalandakan ninyo na ano, na humanitarian ninyo. I'm not complaining. Yung mga sinasabi mo dyan, plastika, hindi ako nagko-complain. Nagre-reaction lang ako, with my own opinion, with reaction, ang ginagawa ko, hindi ako nagre-reklamo. Ungas ka, you don't know the meaning of reklamo, ha? Ah? Yung nagdi-demand, ano, ha? Ah? Diyos ko naman, plastika, gagawin mo pa akong, ano, you are the one because you are nothing, ha? Ah? You are nothing. Oh, baka sabihin mo na naman na, ano, oh, walang-wala daw ako, oh. Alam mo, ang ibig kong sabihin na wala kang kaalaman sa mga bagay-bagay na tinatapit ko because you are not involved there. Naintindihan mo? Eh, hindi mo naintindihan ng mga topic ko. Ang mga issue na sinasabi ko. Dahil hindi mo alam talaga kasi you are not from that chapter. You are not belong to that group. Naintindihan mo? Sumbong-sumbong ka pa dyan, kaya nasuker mo. Kung ano-ano na lang mga pinagsasabi mo, ngayon, nagsusumbong ka na naman. Ah, Kochia, may sineng ate. Ukim. Ukim nga na bangit. Ha? Plastika, kala mo kung sino ka magsasalita. Galit na galit ka pag sinabi kong piniki mo yung kasal ng asawa mo, yung Japanese. Dahil totoo naman. Na nagkwento ka kung paano kayo nag-asawa ng asawa mong Japanese na matanda. O di ba matanda na yung asawa mo? Ang akala nyo, nag-ano kayo ha? Hmm. Akala mo kung magsalita kang ang ganda-ganda mo, eh mukha ka rin kabayo. Yung sinasabi yung mukhang kabayo, eh hindi nyo pa naman nakita ng personal. Kayong mga mukhang kabayo eh. Ha? At saka mga mukhang goy, o tignan nyo, kayo ang nang nalalait. Anong tabo, sabi mo, kimbit nga tarong tekla. Oo, Diyos ko. Ate, akala mo kung sino, hindi naman inaano ni Apo siya. Pinagaanoan siya, pinagmumura niya si Apo. Lahat sila, kasi ang mga to, ang mga taong ito, wala silang damdamin. Hindi makamasa. Hindi makatarungan ang kanilang mga pinagsasabi sa kanilang buhay. Kasi nga, sila yung mga tunay na inggit at ayaw nila ng mabuti. Kundi ang gusto nila, mga masasama, gusto nila sila lang ang umaangat sa buhay. San ka pa? Tapos, hinamon pa ako. Dadalhin daw niya ako doon sa kanila. Ipangudmud daw ako. Uy, plastika. Sakala mo, pupunta ako doon sa inyo at sasabihin para malaman daw kung anong klaseng mayroon siya, kung anong pamilya niya. Wow, I'm not interested to your family or to your clan again, again and again. I'm not comparing my family, my clan. Clan, ungas ka. Plastika. Baka hindi ka pangasikat sa inyo. Baka wala ka pang nagawa sa bayan mo, sa baryo mo. Ako, mga matataas na tao din. Alam mo, nung naging katulong ako, hindi ko kinakahiya to ha. Kasi ang naging ano ko, nung hindi ako tuloy-tuloy na nag-aral, pumasok akong katulong. Nung high school ako, ha, plastika, hindi ko kinakahiya yan. Dahil mahirap nga kami eh. Ha, doon ako tumira sa anak ng judge, okay? Judge. Ha, yung mga anak niya, mga attorney, yung may sariling bangko, ninong ko pa ngayon eh. Ang kasal ko. Ha, yung judge namin noon,
Tatay ang tawag namin. Tawag ko sa kanya. Alam mo yun, mga may anak siyang dalawa na atorne. Tapos naging sanggun yung bayan. Oh, tapos mga ano ko, ninong ko, ninang, mga may katungkulan din. Wah, akala mo ikaw lang, kayo lang yung may alam. Mga pintisera nga sila eh. Ano? Akala nila sila lang yung may ano sa ano ate. No? May kilala sa gobyerno. Ang ano ninyo eh. Ha? May pamangkin din ako dyan o sa Camp Krami. Ay, bakit ko sinabi? O diba? Ang ungas nyo. Ungas nyo, kala nyo, kayo lang. Eh, pero hindi ko pinagyayabang, pinagmamalan. Nasabi ko lang. Ha? O diba? Mga ungas kayo. Ha? Noon nga, sabi ko nga eh, kay Nasuker, kuya, gusto mo, ano, hindi na, ako na lang. Nung inaaway niya si, ano, Alpha Munyo. Sandali, may tumatawag. Istorbo mga tumatawag sa akin. Ah, ako Diyos ko. Oo, kaya mahirap magpintisera. Oo, akala mo kung sinong napakaganda niya. Itong ano, iduling din naman. Diyos ko, hindi siya nagpapakita noon ha. Ay, nagpakita ka siya kay ano, kay Ate Susan Saltik, doon siya umakyat. Alam mo nung pag-akyat niya noon doon kay Susan Saltik, alam mo pre-naibit nila yung ano na yun. Alam niyo naman talagang asar din ako eh. Asar talo sila sa akin kahit ano pang ano nila sa akin. Oh, Diyos ko. I am a fighter. Nung college nga ako, sabi ko nga sa inyo eh, nakikipag ano ako eh, barikada ako eh. Ah, kaya nga naging chef stewardess ako dito eh. Ano, double vision. Oo, alam mo gumamit pa siya ng ano ate yung hanggang dito sa chin na mask. Ay no. Tawag dito, hindi mask. Face shield. Hanggang dito sa chin, gumamit pa siya ng ganun. Parente, mahalata yung pagkaduling niya. Ay, sorry po. Pag sinabi. Kasi ang ano ninyo kasi. Kasi pag nanlait kayo, kasi wagas kayo eh. Lalo na yung ano nyo, yung later ninyo, sinasuker. Tignan nyo, oh, sinasuker. Ha? Mismong kanyang sariling ina ay pinagsalitaan niya ng PI. Di ba? Tapos kaya hindi niyo na ano, na nababalisa na po siya eh, sorry ah. Ito lang kasi lagi kong sinasabi na mag-stop ka na eh, Kuya Nasukir. Ayaw mo kasing ano eh, ayaw mo kasing tumanggap ng pagkatalo. Ha? Ayaw mo kasing tumanggap ng pagkatalo. Sabi ko naman sa inyo, sa'yo, pag mag-stop ka, wala ka nang maririnig sa amin. Honestly, yun lang yung hanggang ngayon, pinapanalanginan ka pa rin namin na mag-stop ka na. Dahil ang ginagawa mo lang dito, ikaw lang din ang nagpapahiya sa sarili mo. Hindi kami, honestly, ha? Ikaw ang nagpapahiya talaga sa sarili mo. Kasi wala na sa wisyo yung ginagawa mo eh.
Mas masahol ka pa sa bata. Alam mo yung ulyanin na, na matanda. Ganun na yung ano mo eh. Yung pag-aasta mo, yung ginagawa mo. Honestly. Sabi ko nga sa'yo eh. No? Wala na. Kaya nakikipag-ano na lang sila sa iyo dahil wala na silang choice. Dahil wala silang mapuntahan. Kaya pinaninindigan na lang ninyo katulad mo. Pinaninindigan mo na lang yung ano mo. Hindi ko, kasi hindi mo talaga matanggap na talo ka eh. Na mali yung pinaglalaban mo. Honestly, palay ang ano mo sa akin. Abira mo, paninira mo. Pero hindi mo ako masisira. Ah, hindi mo ako masisira na sukir. Honestly. Ha? Hindi mo ako masisira. Talaga. Sabi ko sa'yo eh, di ba, dati, kami ang naging nasukir angels mo. O di ba, nun nga, tawag ka na ng mga ganitong oras. Mga ano na eh, ha, pag ano tumatawag ka kung hindi, maaga, pag weekend. O di ba, pag ano, sabi mo pa nga sa akin, nako, tekla, ang ano mo talaga. Ading, napaka-talkative mo ang ano mong magsalita. Sabi mo mga sa akin, bilib na bilib ka nga sa akin, yun, di ba? Kaya ikaw yung bilib na bilib sa akin dahil alam mo ako kung paano ako magsalita, makipag-ano talaga. No, di ba? Ah, nasukir. Kaya wag mo akong salingin. Honestly, kung marunong kang gumalang, mas gagalangin pa kita. Oo, di ba? Kaya ang ano ko sa iyo, tanggapin mo kung ano ka. Huwag mo kahit na ikaw ay nasasabi ng mga tao eh. Kasi ikaw nga ang nagkwento kung ano yung ano ka, kung anong klaseng anak ka. O di ba? Tapos si pagdi-deny mo, hanggang ngayon nga hindi mo matanggap na patawarin yung nanay mo. O di ba? Diyan pa lang sa panang, kasi kulang ka ng mga taong nagbigay ano sa'yo, ng mga magagandang asal, aral. Kasi wala kang magandang pinag-aralan eh. Wala kang magandang asal. Yung mga nakapaligid sa'yo, hindi maganda. Oo, walang nag-guide sa'yo ng maganda. Diyan pa lang sa iyong pananalita. Honestly, kasi kanto ay yung asal mo. Pangkanto ka talaga. Oo, pangkanto yung inaasal mo. Nasukir. Oo, ate, sabi ko nga kung ano siya. Ako, naku, Diyos ko. Baka ako pang mag-ano sa kanya eh. Mag-ano na, ano talaga. Tinuturuan ko na nga, sinasabi ko na nga yung totoo, ate. Pero mo, hindi kasi siya... Kasi alam mo yung burden na dala-dala niya yung bata pa. Dala-dala pa niya hanggang ngayon. Hindi niya matanggap talaga na siya ay naging anak ng kasalanan. Ay, kasalanan ba? Ginusto ba talaga ng nanay niya? Baka hindi, accidental lang siguro po naman yun, no? Sa may nanloko sa kanya. Hindi niya ipinaalam. Pero ipinaalam sa mga kapatid niya o sa kamag-anak niya na sa ganito, ganito. Alam mo yon na sukir, maging proud ka pa nga eh, kasi kahit nagkasala siya, nagkasala ang nanay mo, binuhay ka pa pero hindi ka niya inalagaan, pinaalagaan ka siguro sa inis niya. Kaysa yung gumawa pa siya ng isang kasalanan, nakitilin yung buhay mo. Pasalamat ka. Yan nga sana yung inspirasyon mo, no? Na kahit na ikaw ay naging isang anak, ang dami nga, hindi lang naman ikaw yung ganyan. Pero pag ituwid mo yung ganyan na ano mo, imbis na maging proud ka, kahit ganyan yung nanay ko, at least naging buhay ko, naging ganito yung buhay ko, ganun ang sasabihin mo. Pero anong ginagawa mo? Bastos mo, nang lalait ka, ng ano ka ng mga babae. Kaya ganun yung ano na lang ng ano ng mga tao sa iyo eh. Katulad ko, katulad namin, na sinasabihan mo kami ng mga mababang uri ng mga babae. Di ba?
Pero tignan mo naman yung sarili mo. Kung talagang ano ka, perpekto ka. O, kaya ganito yung pananalita ko sa iyo. Dahil ikaw naman nagkwento, di ba? Nung nahanap mo, hindi mo pa nga nakita yung tunay mong magulang. Kasi namatay yung tatay mo, di ba? Namatay yung kapatid mo lang. O, di ba? Kaya ka siguro, dahil sa pag-uugali mo, ibinubuntun mo sa mga naging asawa mo, yung naging, kumbaga nagre-revenge ka. Alam mo yon? Nagre-revenge ka kasi yung mo pa noong bata ka, hanggang ngayon dala-dala mo, kaya pinagre-revensan mo yung mga asawa mo, baka kaya ganyan ka. Oo, honestly. Kaya ngayon, tignan mo nga yung asawa mo, inaainuyan niya yung ginagawa mong hindi maganda. Ako nga, pinapagalitan nila ako dito eh. Inaaway nga ako eh. Pero rin ako eh, kasi hindi naman nila alam yung tunay na pakay ko o tunay na ginagawa. Pero saka lang nila na maganda pala yung ginagawa ko. Hindi ako, nakikipag-away ako dito dahil pinaglalaban ko lang yung aking sarili. Naniyuyurakan nyo ako. Inaalipusta nyo ako. Ha? Kaya kayo eh? Oo, siya nga nagkwento eh ng buhay niya. Di ba may special interview, nakakaiyak. Hindi, sa akin, hindi nakakaiyak yung kwento ng buhay mo. Baka mas nakakaiyak pa yung kwento ng buhay ko kaysa sa buhay mo. Nasukir. Ang dami ng ganyan eh. Mga broken family. Mas nakakaano pa kaysa yung mo, yung istorya ng buhay mo. Baka maiiyak ka pa sa istorya ng buhay ko mula nung bata hanggang ngayon. Alam mo yan, nasuker? You want me to do your life? Your story life? Gusto mong gumawa ako ng kwento? Gawan kita ng kwento para sa buhay mo? Nagiging writer ako para sa'yo. Nasuker? Pagagandahin ko yung buhay mo. Yung istorya ng buhay mo, hindi yung buhay mo. Ay, naku. Gusto mo, pagagandahin ko yung istorya ng buhay mo. Ha? Hindi yung ganyan. Diyos ko naman, nasukir. Kaya nga eh, akala ko, kuya-kuya. Oh, tignan mo, kuya. Yung pala, mas masahol pa pala ang buhay mo kaysa sa buhay ko. No, di ba? Maanda sa mo. Kaya pala mapait na nakaraan, maalala mo kaya pala tekla once upon a time. Yun nga. So nga din makil nga suker. Gana tata suker pala. Yun nga, sinasabi naman niya eh, mga kapatid. Alam mo, hindi pagka-proud yun yung ginang sinasabi niyang adik. Alam mo, lastog na niya yun eh, panglastog niya. Eh buti kong ang pinanglalastog niya yung magaganda. Eh, hindi naman, panglalastog niya yung mga masasamang niya sa buhay niya, yung mga mapapait na naging karanasan niya sa buhay. Hindi yun. Hindi magkatuma. Ang dapat, na ipanlastog mo yung mga magagandang nangyari. Dapat yung mga bad na nangyari, that is your inspiration. Na ipaano mo sana na ituwid mo, kahit na ganun pa man, na ipaano mo lang kahit ganito yung nangyari sa akin. At least, kahit nagkasalang nanay ko, binuhay pa niya ako, buti na lang, inano pa niya ako, isinilang pa niya ako, ganon lang sasabihin mo sa sarili mo. Hindi yung sasaktan mo yung damdamin pa rin ng nanay mo. O di ba? Nakita mo ang mundo, kung paano, mabuhay, o kung kinitil ka ng nanay mo,
di wala kang ganito, hindi ka, hindi mo nakita ang mundo, o hindi mo naranasan yung pinagyayabang mo ngayon, na mayaman ka, na maraming pera, maraming, marami kang, ano, maganda ang status mo sa buhay. Ah, na pinagyayabang mo. Mm. Diyos ko naman, nakakatawa ka talaga. Mayroon mo nung nag-ano na, oh, ba? Oy, sabi naman yung nagpa-special, siya pa ha, ang gumawa ng appointment, humingi ng appointment, guys, kasi siya na lang yung hindi na nai-interview na presidente. Siya pa ang, ano, nagkumuha ng special, ano, special date, special day, para makabulo. Wow, akala mo, sila na yung, ano, sila yung teacher, parang sila na yung may-ari ng mansion dati, oh. Ako naman, taga timbre kay Limor. Kasi, sabihin nyo kay Limor, sabi yung isa, yung, akala mo, eh, siya yung, ano, pabida-bida. Mamaya na tayo papasok. Mamaya na tayo pupunta pag marami ng tao. Wow. Talaga, nagkukuman. Pero kawawang-kawawa naman si Sis JP na nag-a-arrange ng mga... all that time. Tapos may isang babae na nakaplano na yung kung sino yung mag-pre-pre, kung sino yung mag-o-opening remarks. Alam mo? Ah, kung paano sila i-intro, paano sila i-intra, paano sila magpasok doon sa mansion that time. Nung inano yung talambuhay niya, oh, talaga exclusive. Exclusive interview, guys. Ay, nasukir ka talaga. O, tignan mo. Paiyak-iyak ka pa. Hmm. Paiyak-iyak ka pa, tapos eh, alam mo yung ano, hindi naman natuloy, hindi naman natupad yung mga schedule, hindi nyo nga pinakita lahat yung mga ano nyo eh, mga achievements ninyo. Ay, nasukir, tatawa lang ako pag naalala ko yun, ako, Diyos ko, isa-isahin ko talaga. O, oh, diba? May isa kang, ano, may ginamit kang, ano eh, isa kang, hindi ko kasi maalala eh. May isa kang, ano, YouTube account na sukir. Ha? May isa kang YouTube account eh, na ginagamit mo. Ay, no, Diyos ko. O, oh, biro mo, tapos, yung gumawa pa ng prayer, inangkin pa. Akala ng lahat siya ang gumawa ng prayer, iba pala. At nandoon na nga, umakyat na nga, hindi pa niya ginawa kung talagang siya ang gumawa ng prayer na yon. Binasa din lang. Ah, hindi pa si... Tignan nyo ha, inaano nyo ako na kung paano ako mag-pray. Kasi ay... ang pinagpip, ang ano ko, yung galing dito sa puso ko, dito sa utak ko. Hindi ako gumagawa ng prayer ko. Hindi ako nagsusulat pag nagpre-pray ako. Talaga, from my heart. From my, ano, my mind. Hindi ko kailangan gumawa, magsulat-sulat ng prayer, not like you guys. O biro mo, ha? Yung prayer na yon, hindi naman pala kayo kuma. Bakit din na lang yung gumawa ang nag-ano ng prayer na yon, inangkin nyo pa. O, di ba? Naakala ko, ano nyo, tapos inaano nyo ako, hindi rin pala kayo marunong mag-pray. Ah, pinupunan nyo ako kung paano ako mag-pray. Why? Di ko naman pinakikialaman kung paano kayo mag-pray that time. Kaya yon doon nag-umpisa. Na inaway-away ako na nininasukir. Doon na sila nakitaan, nakakita sila ng ibubutas sa akin. O, di ba? So, anong nangyari? Di ba?
Doon muna ako inumpisahan na inaway-away, na suker, kung ano-ano na lang. Mga ibinibintang mo, binabato mo sa akin. Dahil sinasaling na kita dahil hindi na maganda yung ginagawa mo. Kaya ka ano sa akin eh, ganyan ang ano mo. Kasi nasaktan ka na hindi mo akalain na talagang susugupain kita. O diba? Kasi sabi mo nga walang kayang mag ano sa iyo eh, sasagupa sa iyo eh. Walang makakadaig sa iyo eh. Tapos kasi kayo naggagawa kayo kasi ng kwento, sasabihin niyo pa na nagsusumbong ako. Yung kayo nga ang ano eh, nagsusumbong doon. Nakala mo niyo kung sino makikita. Ah, itong si Jeng Baliw. Oh, hindi yung ikaw yung Jeng. Ba, makyang. Oh, sir. Sir FLM. May isang tao dito na ano, nandito siya sa Zoom. Na ano, na pinatatanggal kami, pinaalis kami dito. Excuse me. Wala akong karapatan na magpatanggal o magpaalis sa inyo. Mga ungas, binabaliktad nyo. Ako nagsusumbong. Binabaliktad kasi gusto nyo. Ako ang gusto nyong patanggal dito. Yan, kasi alam nyo na sasagutin ko kayo at talagang bubuljacking ko kayo talaga. O, diba? Nagtagumpay ba kayo? Kagawin nyo pa akong sinungaling. Kaya nag-iiyak ako. Dahil sa kagagawan ninyo na ibibintang nyo sa akin yung hindi ko gawain na gawain nyo. Alam nyo, pinapahid ninyo sa amin, sa akin, ang mga kabalastugan ninyo na ginagawa. Ayan, di ba? Bumalik sa inyo, sampal sa katotohanan. Mga pinaggagawa ninyo. Tapos, sasabihin nyo ngayon na hindi kami makanubon, masakit ang loob namin dahil nawala kayo dito. No, we are not. Kaya nga na chupi-chupi kayo eh. Natanggal kayo eh dahil sa kakalastugan ninyo eh. So, karapat-rapat lamang na nawala na kayo dito sa FLM community. Ay, hindi pa kayo nawala dito pala sa FLM community. Kasi nakabuntot pa kayo eh. Wala kayong maitapik na ibang maitapik kundi ang FLM community. You are still here in the FLM community. But you are not here already in the FLM family. But you are here. This is a FLM community. Kung saan kayo naroroon ngayon, nandito kayo sa FLM community. Ito yung lagi nyong tinatapik and then sasabihin ninyo kami na hindi kami maka-move on dahil nawala kayo. Excuse us, excuse me. Yun yung totoo. Hindi nyo alam eh. Kaya kayo natupi-tupi dahil sa ano yun nyo, kaano ninyo eh. Hindi kayo totoo. Mga panggap kayo. Hindi malinis ang hangarin nyo dito. Gusto nyong agawin na kayo ang maghari, pero nagtagumpay ba kayo? Hindi. Hindi kayo nagtagumpay. Hindi kayo nagkanker sa gusto nyong gawin. O, di ba? Kayo-kayo lang na hindi nyo sinasaang USA return. Previous FCI USA return. Nagtagumpay ba kayo na mga gumawa ng hindi maganda? Na hindi nyo kami sinasali sa mga gusto nyong mangyari. Buti na lang hindi nyo kami sinali dahil alam ninyo na hindi kami papayag at talagang kukontra kami sa ginagawa ninyo. Kaya kayo-kayo lang ang ano eh, na kaya nga nagtaka ako nung nagkuha ni Sarabusab ni Quick na kinausap ako ng USA. Wow, talaga. Ha? Kinakausap nyo si Lon Kyle na gagawin co-host kasi gusto nga ninyong i-take over ang mansion na kayo ang mamahala at magmanipula. Yun yung totoo, because of me. Totoo naman. Kaya gustong-gusto nyo akong sirain dahil nabubuljak ko kayo. Yung totoo. No, di ba? Di lang na play ni Jancy. Oh, bakit si, akala ko ba nakamonitor kayo noon? Oh.
Ang ganda-ganda pa naman yung kanta, yung kinumpos ni, ano, ni Capeliciano, bagay na bagay. Hindi nga ako umiyak doon sa kanta na yun. Wala man lang tumayong balahibo ko. Tapos pinapalandakan, pinagmamalakan. Ano ngayon? Anihin nyo yung mga lyrics, yung mga words ngayon na kinanta niya na, hawak kamay, o di hawak kamay niya at ano na, hawak ka na niya, nasukir. Yung totoo ko, you are under her foot. Naintindihan mo? Tau-tauhan ka lang sa kanya, sa kanila. Kasi alam nila kung ano ka. Alam nila ang iyong kapasidad at abilidad kung sino kang tao. Alam nila na lastog ka. Nakikiano na lang sila sa iyo. Yun yung totoo. Aminin mo man o hindi. Aminin nyo man o hindi. Alam nyo yung sinasabi ko dito. Mangangas kayo. Ako pang gagawan nyo ng ano. O ano. Alam nyo ba ang umintindi at napapakinggan nyo ba ang mga lumalabas dyan at mga nakikita. Hindi nyo nakikita yung mga galaw niya, mga ano niya, ginagawa niya ngayon. Wala na, wala nang kasubstance ang mga pinagsasabi niya. Nagpaparinig na ng mga iba't ibang lingwahe na hindi naiintindihan ng mga ibang tao. Na ganito, see, abnormal. Ang ginagawa niya, ako ang sasabihan nyo na abnormal ako. Sasabihin nyo na hindi ko alam na may saltik ako. Oh, ito sasabihin ko sa iyo, sa inyo, lahat. May pakita rin ba kayo? Ah, naggaling ako sa mental hospital o talagang siraulo ako? May pakita kayo na hard evidence na I was once a crazy woman? Mga ungas? Lakas-lakas ng loob ninyo magsasalita. Nalapas tanganan ako. Kala nyo kayo ang napakalinis. Nagmamalinisan naman kayong lahat. Lakas ng mga apog ninyo. Ang kakapal ng ano nyo, oh, tito ah, ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Alam nyo yung kapakalan, ha? Nang pagmumukha nyo, sinabi ni attorney tuloy, ni Senator Amy Marcos, ha? Dun sa pinsan niya, sinabihan niya ng ganun, si ano Martin Romaldes, sinabihan niya na walang lunas, walang gamot daw. Ha? Tapos pa ate Amy, Kuya Bongbong, wow! Feeling close. Mga feeling close. Ah, ito mga kapatid, ito na lang yung ano ko ngayon. Kaya ganito ako ka ano ngayon. Kaya ganito ako magsalita na pinaparinig at iano ko sa iyo na suker. Kasi si plastikala na lang kasi alam mo na hindi makatotohanan, hindi ano yung mga pinaggagawa ng ano na yan eh. Yang plastika na yan eh. Kasi ito pa, ito, itong tatlong asunto na to, bakit hindi na kayo magsabay-sabay? Ngayon sasabihin ninyo iba-iba, dati naman na iba-iba ang oras ninyo, di ba? Magkakaiba ang oras ninyo, kaya nga hindi nagla-live si Quick, inamin niya sa sarili niya, kasi maraming toxic sa utak niya, na distress, yon. Galing mismo sa ano niya. Ha? Sistikla wala si film last night sa mansion ha? Anong wala? Today, last night? Wala nga, pero nandoon nag-relive si Limor. Di ba? Wala siya sa mansion last night, pero nag-relive si Limor. Nandoon nga ako eh. Wala kayo? Nag-relive? Nung nag-live ako, eh, buti ka muna napunta si Sis Maricel. Sis, this, live sa mansion. Ha, tignan ko nga. Tama nga. Oo nga. Oo, nag-relive. So, pinatay ko yung live ko. Nung pagkatapos na, pinagalitan nga ako eh. pinagalitan nga ako kahapon. Sabi ko lang, ano? Sabi niya sa akin, eh, alam mo naman ako. Ha?
makulit ako, o sutil ako, eh, alam mo naman ako, talagang ano, kahit magkagalit siya, sabi ko, di ba? Ayun, tapos nung nag-message ako, sinuper chat ko, yun, may sinabi, na pinarusahan daw niya ako. Yun nga yung ginawa, yung pinagsabihan niya ako. Kahapon, yun yung binabanggit niya na pinarusahan ako. Yung pinagalitan niya ako. Yun yung inaano niya kanina, yung donkey, yung aso, na aso na kahol ng kahol. Yun yung ginawa niya ng meaning. Dahil ano, no, diba? Kaya yun, mga kapatid. Kaya, alam nyo, Diyos ko naman, nasuki. Huwag ako kasi, huwag ako yung anuhin mo. Dahil hindi ako manluloko na tao na katulad mo. Dito pa nga yung pagsisend ko ng ano, ng pera sa'yo by PayPal. May record ako Ano ka ba? Nasukir. Tapos sasabihin mo na hindi ako nag-aambag at hindi ako nagbibigay ng obligasyon. Ha? Sa grupo? Ano ka naman? O, ito ang tanungin ko. Ito ang tanungin ko, nasukir. Noong may nagsabi na magpapakain tayo ng birthday ni Apo FLM, 'di ba nagbigay ako? Nagbigay kami ng aywan ko sa iba. Nagbigay ako ng $100 bukod pa sa ginawa ko na naggawa din ako ng sarili kong mini humanitarian doon sa baryo ko na sarili kong pera na nag-celebrate din ako, sinelebrate ko din ang birthday ni Apo. Bukod pa sa binigay ko sa grupo na $100, ungas ka. Ayaw mo pa nga tanggapin yung ano ko yung ang kinuha mo nga lang na plinex mo, yung mga batang nagkakantahan. Ungas ka, ayaw mo nga tanggapin, ipabigay mo na lang kay Limor. Sabi mo, dahil nasampal ka doon, di ba? Kasi wala kang ginawa, ni wala kang binigay doon O, di ba? Mga ungas kayo. Tapos magyayabang kayo sa akin. Diyos ko, nasukir. Kasi nasapawan ka. Kaya ganun, kasi hindi mo akalain sa inaalipusta mong tao na si Super Tekla o si Tekla na magtitinapa na nagkukudkod ng kubeta ay yun pala ang nakadaig sa'yo, gunggong, ungas. Di ba? Mag-ano ka? Pati ikaw nga wala kang personal driver. Di ba? Kung ano-ano mga ano mo, sasabihin mo na hindi ako marunong mag-drive kasi hindi ako nakapasa ng driver license. Paano ako makakapasa ng driver license? Di naman ako kumukuha ng driver's exam. Driver's license, paano ako makakuha? Paano ako bibigyan ng driver license kung di pa naman ako kumukuha ng exam? Gunggong ka talaga. Kung ano-ano na lang yung mga inano mo. Hindi ko, very komplikado ang mga pinagsasabi mo patungkol sa akin. Nung ano na naman, sinabi mo, si Tekla pala, ang naka-welfare, hindi pala si Bungal. Ikaw pala, Tekla, ang naka-welfare. Wow, naka-welfare ba ako? Araw-araw ako na pumapasok sa trabaho, dalawa pa, day and night. Naka-welfare yun, di nakulong na ako kung chinichit ko. Diba, makukulong ako pag nag-chichit ako. Gunggong ka talaga. Tapos sasabihin mo na, ang sahod mo lang ay ano, $85. Accidentally ba yun? Ang sinabi niya, mga kapatid, ay $85 din ang sahod niya per hour. Palakpakan si Nasukir. Nasukir.
wala ka talaga, wala ka, kaya nasa pool kita. Oo, sinasabihan nila ako na tanga. Eh, siya ang tanga talaga. Kasi alam mo kung bakit? Na TANG siya. Lahat na mga ibinato at mga inano sa akin na pang yoyorak, walang katotohanan lahat, wala pang natama kahit isa. Ha? Yung pang sisira niya sa akin. Ay, tapos sasabihin pa niya, oh yan ba? Oh, inano ko, nag-search ako na ganito pa lang trabaho mo. Sabi mo na ikaw yung nag-uutis, itutuo naman. Diyos ko naman, nasukir. Ako nga ang leader ng ano namin eh. Oh. Alam ng mga ano, ng mga taga rito na nakakilala sa akin. Ah, pag umaattend pa ako ng meeting, ah, pag weekday, pag mag-ano ako sa trabaho, sila pang magbabayad sa akin, gunggong. Because I am their leader to fight their rights, our rights. Gunggong ka, you don't know. Ah, you don't know what you are talking about. And then sasabihin mo na inaalipusta ko na machine operator lang, wala akong sinasabi. Sinabi ko lang na machine operator versus businesswoman. Eh kasi tinatawag nyo akong magtitinapa, naglalaho. Eh di English ko, yung maglalaho na tinapa. Di ba yung businesswoman? Gonggong, you don't know the English? O di ba? Eh, totoo naman, sis Lovely Jay. Oh, di ba? Pabanji-banjing lang ako sa trabaho ko, lalo na ngayon sa, ano, ay, ako, hindi ko nasasabihin, natawa ako sa iyo, sis Tikla, panay gunggong ka na din. Siyempre, eh, naman ako kay, ano eh, kay Ate Maria Wright, eh, parehas kami na tarawit-tweet, paniki, kung ano-ano na lang, ang sasabihin nila sa amin. So, whatever. Kahit anong paniniran nila sa amin, chicken feet lang yan sa amin. Kasi hindi naman totoo ang mga pagbibintang nila sa amin. Sila ang mga tunay na manluloko at mapanggawa ng salita. Sila ang naninira dahil ang makatotohanan lamang dito ang aming sinasabi. Dahil nasasaling siya, nasasaling sila. Tapos sasabihin nila na naiinggit kami. Wow, bakit kami maiinggit? Baka kayo sila ang naiinggit. Bakit kailangan pa ba naming maiinggit? Be. Andyan, tangi. Andyan siya. Andyan, andito. Kaya kami, sasabihin ninyo, ay, nasukir, ito, parting word ko again. Kung ikaw ay very powerful, if you are the leader, you can request para ipamukha mo sa amin na kayang-kaya mo magmanipula at kayang-kaya mo na i-lead ang iyong mga membro o mga tauhan mo dyan sa Team Elite USA. This is my parting word again. Tell and command or ask their permission that humanitarian that you're given to Cavite chapter, not Cavite chapter, that town in Cavite, somewhere else. You suggest to put that humanitarian, give that humanitarian into your place, to your place, to your town. Okay? Para mas maganda kung talagang ikaw ay powerful, malakas, at ikaw ang sinusunod
kung ikaw talaga ang may kapangyarihan na magmando sa iyong mga tauhan o mga membro mo na nakapaligid sa iyo. Dahil diba, sabi mo, kaya ka nga ganyan kasi napahiya ka, nasaktan ka dahil hindi ka natulungan ng sinasabi mong inaalipusta mong tao. Diba? So yan ang challenge ko sa iyo. I will dare you. I am commanding you. I am commanding you right now if you are listening. If you are listening to me. Okay, do it. Do it if you really aware and strong man. You understand? You always dare me. You always daring me, huh? Excuse me. Even though I'm only a woman, even though you are a man, but you are not a good man. You are not a man. You understand? Wala kang kamay na bakal eh. Ano ka lang eh. You're only too much talking. Not by, ano, by words. Ha? You're more than talking than words. Naintindihan mo? Salita ka lang ng sa, ay, work pala. Ha? You see? Na English tuloy ako sa, ano yun, sa'yo eh. Alam mo, lumalabas yung ano ko no, pagka-English ko. O, di ba? English karabaw. Sorry, may English karabaw. You understand? May English karabaw. Nasukir? You understand my simple English? This is not a deep English. This is only a basic English. You understand, Plastika? My English karabaw? You talk. Oh, diba? Ang sarap. Oh, diba? Tawa ako. Oh, diba? I'm only giving entertainment here, guys. Ayaw ko nung ma-stress, ma-depress, because itong mga taong ito, they are mga toxics and cancerous. Their mind have a lot of cancerous, toxic, and their heart, not only their heart, also their mind, mga kapatid. Oh, diba? Because they already reveal that they are demon, addict, and a lot of toxic in their mind. That's why they stop blogging, and they say, we are blogger-bloggeran lang daw, but they are the one blogger-bloggeran, they're blogger-blogger. Ha, mga blogger daw na very strong, very ano daw yung kanilang ginagawa, mga kapatid. Di ba? Alam mo, Sis Bergie, talagang ano ako. Alam mo yun, yung pagkakulit ko. You know, even though I'm only like this, lalo na sa pamilya ko, pag di nila ako nakita, honestly speaking, ako yung clown to my family. O, diba? Oo, bakit? Hindi ako, kahit pinagalitan ako, Lovely J, hindi ako magagalit. Hindi ako, ano, magtatampo. Mas lalo ko pang gagalit. Ay, Diyos ko, patawarin ako na yun. Eh, kasi, ako malinis yung ginagawa ko dito, yung hangarin ko dito. Hindi ako naninira ng tao. So, what is my gift? What is my reward? To do that bad things, wrongdoing. Wala ako. Oh, di ba? Oh, ano, ganun lang. Eh, huwag kang ano sa kanila. Diyos ko naman, sister.
doon, sabi ko nga sa inyo eh, nung may manloko sa akin sa Hong Kong, mga Indiano, ha? Pera din ang inano nila sa akin. Na, kunwari, generous daw. Hindi pa sila nakuntento sa $10 hanggang ano, 100 daw kasi nagbuhat. Hindi naman namin inano na magbuhat. Eh, akala ko nga generous. Hindi, nagbigay din ako ng generous reward. Tapos inano pa ako. Ha? Ay, talagang tumawag ako ng police, guys. Oh, you think I'm afraid? No, but if I know that it's my right, I'm not afraid to face you. Really? Pinagalitan ako kasi nga, ito nga sinasukir. Itong mga taong ito. Oh, di ba? You know? Ano ka rin? Eh, bakit? Diba? Eh, si Plastika nga, eh, sabi niya, ang daming, ano ni Plastika, ang dami niyang ninja account si Plastika, kaya nga daw, naggagala siya, nag-ano siya, para may maisumbong nga siya, eh, may maisumbong niya, sa kay, ano niya, kay aso-aso niya, na si Nasuker. Oo. Oh. Kasi siya nga taga, ano niya. Alin din rin niya alam, nahahalata, na pinagbibigyan lang siya ni Nasuker, ha? Na hindi naman pinapakita lahat, pinaparinig ni Nasuker yung mga sinisend niya. Ino-off naman ni Nasuker. O, saan ka pa? Panay ang send niya kay Nasuker. Eh, samantala ako, hindi ako nagsusumbong, hindi ako nag-ano kay Apo, hindi ako. Ay, nakita nyo naman, sinabi naman niya na wala siyang maano, mas ma-replyan na mga nagme-message sa kanya dahil loaded yung kanyang messenger, naghahang. O, tapos sasabihin nyo, nagsusumbong ako doon sa kanya. Diyos ko naman. Oh, mga kapatid. So this is now the ano, ha, my last thing, ano. Okay? Thank you so much sa inyong lahat, na I hope na nakapagbigay saya na naman ako sa inyo kahit na ganito lang si Tekla, Ekla, si Downgrade Tekla, whatever kung ano yung tawag nila sa akin. I'm still here alone, independent, no? Hindi naman masasabing alone, but I'm independent. Okay? Thank you. Nandito lang naman ako. Dahil ang hangarin ko lang naman ay tumulong, hindi po sumira o nagtitik advantage dito. Tumutulong po ako na wala akong hinihintay na kapalit. Dahil yun po ay masaya. Masaya yung ginagawa ko, masaya ako. Kasi si God, kahit na ganito ako, minamahal ako ng Panginoon. Alam niyo yun? Kahit ganito ako magsalita, mahal na mahal ako ng Diyos. Oh, kaya ang lakas-lakas ko magtrabaho, no? Ang lakas-lakas ko, hindi ako nanghihina. Kaya ang lakas. Biro mo, pag nagbabaon ako si Slab Lidyo, ang dami mo namang kinakain. babay na, ayaw ko nang ano kasi may pupuntahan ako, guys. Kaya may tawag ng tawag. So, I need to relax also. Mga kapatid, naglakwatsa po tayo. So, dahil may pasok na naman po tayo bukas ng maaga, maybe tomorrow afternoon, mag-vlog uli ako. So, dito na lang po tayo, mga kapatid. Another topic, maybe magkwentuhan, mag-istorya, at i-reminize natin yung mga nung unang panahon nung nangyari na nag-umpisa ang pandemic
kaya natawag na pandemic hero, etc. Kung bakit ganun ang ginawa. Kasi ang ano ko, ang aking ano, interpretasyon sa kanyang ginawa na ipinamalas. Na, kumbaga pa, siya yung naging model na ipinakita niya yung tulungan bawat isa, yung bayanihan, no, na hindi mawawala kung may mga ganitong bagay na sakunan na tayo lang din ang dapat na magtutulungan. Pero ano nangyari? May palakasan, may paepalan, may nagsisipsipan, etcetera. Ako honestly, hindi ako nakikipagkompetensya dito kahit sino. Ginagawa ko lang yung part ko kung ano yung makakaya ko, kung ano talaga yung ano ko, no? Hindi po ako nakikipagkompetensya talaga kasi sadyang ganito lang ako. Kaya bye-bye, nandito na naman ang aking number one basher, no other than Denise. So thank you so much to each and everyone. God bless us all. So this is Sunday. We need relaxation, mga kapatid, dahil wala yung ano eh, wala yung kaiskuran ko. So puntahan ko pa yung kaiskuran ko. Kung nasaan, babus. Thank you so much sa inyong lahat. See you tomorrow. Ang iyong lingkod na si Tess FLM Canada 888 na nagsasabing bye-bye. Thank you so much. Isang kanta text. Ano naman na kanta, ate? Anong kanta? Sino ba sila? O sige, sino ba sila? O diba, ito. Kantahan ko kayo ng sino ba sila? Sino balasi? Sino balasi? Ito. Sandali lang ha. Ito. Okay. Gustong-gusto mo naman ng ano? My way. Ayaw mo nga yan, my way noon eh. O, diba? Para sa inyo lahat, mga kapatid. I hope you like it again. Even though my voice is not good, but I try my best. Tayo magsaya. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Aasarin kita talaga, no si balasi. Sino ba kayo na soker? No si balasi. Sino ba kayo? Tem ilit yu eh. Oh, tignan nyo, nawala tuloy ako.
May tumawag eh. Ang naninira sa atin, basta't alam natin lahat na tamang ginagawa natin. Huwag nating isipin, huwag nating dibdibin, kung papatulan natin, lalo tayong aasarin. Nusi, Nusi Balasi, sino, sino ba kayo? Nusi, Nusi Balasi, sino, sino ba kayo na so care? Sino ba kayo sa buhay namin para siraan nyo kami? Kaya wala kayong karapatan na lapas panganan dahil hindi nyo buhay ang buhay namin. May sarili kaming buhay. Hindi kayo ang nagbigay buhay. Hindi kayo ang nagbigay ng buhay namin. Kaya ikaw, hindi mo kayang bayaran ng aming buhay na soker. Kaya hindi mo mababayaran. Nusi, Nusi Balasi, sino ka ba? Sino ka ba na suki? Sino ba ikaw? Nusi, Nusi Balasi, sino, sino ba na sukir ikaw? O diba? Kaya ikaw na sukir, hindi mo kayang bayaran ang buhay namin kahit ikaw ay trilyonaryo pa. Hindi mo kaya ang buhay namin kahit triplikin mo pa ang pagbabayad mo sa buhay namin. Nusi, Nusi Balasi, sino ka ba? Sino ka ba? Kaya ikaw na suker, tama na ang panglalastog mo. Kaya ikaw, tumigil ka na. Okay guys, na-entertain ko kayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, babus na talaga. Kasi, they are calling, calling, calling. So, tomorrow, we will continue again for the best entertainment. Okay? Thank you, thank you. Bye-bye, mga kapatid!